Hindi mo masyado nag-gets. Okay lang yan. Laban pa rin tayo. Kasi may short review ng ating lesson from last week. Ngayon sa ating lecture tonight. Okay. Sige, next slide please. Let's do shoutouts. Shoutouts. Shoutouts siyempre sa mga hardworking working law students dyan. Raise your hands kung working. Raise hands sa mga working. Yan, show of hands. Ikaw, kapatid, ang dahilan kung bakit ako narito. Shoutout sa mga saktuhan lang sa grades at madalas kapusin sa mumunting sahod para sa bundok na trabaho. Yan, shoutout sa ating ubus na ang leave credits. Kahit kakalakakakalahati lang ng taon. O yung mga mauubos na ang leave credits, wala pang second sem. Shoutouts to, syempre, to everyone and anyone who is scrapping to make a living, doing side hustles, part-time law student, full-time budolera, and everything else that we need to do to make it through the terrible, terrible place we call law school. At para sa mga barista, the terrible, terrible time we call the bar review. Next slide, please. Yan, I have a confession to make. I should not be here. I do not have stories of legal victories to share. I do not teach any classes. I am not some important faculty member at some important law school. I do not have credentials. Good luck kung i-google nyo yan. I am, for all intents and purposes, just a cartoon from the internet. Good evening, everyone. My name is Lex and I run a weekly animated channel on YouTube called Lex in Motion. And in that channel, I help law students and barristers such as yourselves build your competence, confidence, and capability in law school. Thank you, Madam Bidel. Next slide, please. Yan. How not to answer? Last week ang kinover natin, how to answer. Ngayon naman, paano ang hindi sumagot? Tonight, we're going to talk about how not to answer. I want to be able to show you the common mistakes law students and barristers make when they answer in quizzes and exams. I want to show you some common fallacies and how to avoid them. By the end of tonight's lecture, I want to be able to show you our method of answering questions in law school and for the bar exam. I want to help you spot the correct issues. I want to help you become more and more responsive. Hopefully, by the end of this lecture, ay maiaangat din natin mula sa laylayan ang quality ng iyong pagsagot. Let's begin tonight with a problem. In order for me to help you improve how you answer, I need to first see the quality of your answer. Yan. Nasabi naman sa iyo kapatid na ang lecture na ito ay libre. This is free, but you need to pay me with your participation. Mag-aambag ka ngayon ng konting talino. Be ready with your keyboards and other writing materials. Close notes muna tayo. Okay? Close notes, ha? Yan. Let's begin by trying to answer this problem. Yan, you have 10 minutes. My time is 6:06, 6:16. Baka meron na tayong sagot sa email. You have 10 minutes, please begin. Whenever you're ready, please submit your answers to lxmcommunity@gmail.com. Five more minutes. You have 5 more minutes to answer. Sige, magkamot-kamot lang muna tayo ng body parts. 5 minutes na lang pala. Wala pang matalino nangyayari sa mga sagot natin. Kala ko sa recitation lang nangyayari yung ano eh. Kapag nagtatawag na ang prof. Nagkakalagasan na ang mga naka-on cam. Dito rin pala.
Simula na nagpa-quiz tayo, kanya-kanyang has left the meeting na. Babalik yun sigurado after mga 10 minutes. Oy, time's up, time's up. Do you need more time? Oh, wala eh. Meron kasi nakapagpasa in 5 minutes kaya hindi tayo pwede magbigay ng extension. Pasa na. Time's up, time's up. Pasa. Okay. Sige. Try lang. Alam bayad. Tira lang. I encourage you to make as many mistakes as you can dito. Hindi nyo ito ikakabagsak sa bar. Hindi nyo rin ito, wala rin itong idadagdag. Arnold, bakit po ito lang sagot mo? Nadutdut mo ba ang send nang hindi mo natatapos? Bitin naman ako sa sagot ni Arnold. Arnold, are you here? Sorry. Okay lang yan, konti lang tayo. Hindi naman makakaalam na may Arnold dito. Arnold. Arnold, letter B ang kanyang surname. Buto lang sagot mo kapatid sa yan to. Send mo po. Opo, opo. Mukhang nataranta ka. Time's up, time's up. Time's up, time's up. Gee, tira lang. Wala namang bearing to eh. Gee. Okay. Sige. May magpapasa pa ba? Anyone still working on their papers? Oh, si Mi Santos. Napag-raise ng hand. Gintayin natin siya. Habol lang. Iba tayong sagot. Malapit-lapit sa katotohanan pero parang hindi natamaan. Ah. Where are you? Yan. Ang saklap dito sa Gmail, paisa-isa ay by batch ang dating. Pakahusay, Diaz. Nandito pala si Diaz. Pakahusay, ah. Sige. Ito na ba lahat ng talino? Wala ka na nakalap? Sige. De safe space to. Make as many mistakes as you can hear. Okay? Sige. I think all papers in na ba to? Sige. Pahinging lipat na ako sa kabilang device. Okay. If you are watching this in replay, pwede pa rin namang magpasa ng sagot. Welcome na welcome ang mga sagot. You're watching this on replay. Sige. Okay. Oh. Ating butihing Beagle, ngayon lang pala nagpasa. Wala. Yan na ba? Sige. For those of you who missed last week's lecture, I hope you... Diretso nyo na lang. Huwag na attachment. Pada-download din nyo pa ako eh. Pabubuksan nyo pa sa akin yung mga attachment eh. Okay. Black and cis being. Beautiful. Sige. Alright. For those of you who missed last week's lecture,
last week's lecture was about our steps on how to answer every problem. This applies to every problem. Okay? Step one is to take a deep breath. Hinga ng malalim. Don't look at the problem. Don't look at your screen. Just take a deep breath. Find a way to calm the F down. Okay? Alam ko napakahirap mag kumalma when there are 100 million things that are running on your overthinking brain. Pero find a way to calm the F down. Step two. Just to close your eyes. Pikit lang ulit. Faye Mitchell, hindi dyan ang pasahan kapatid. Doon sa email. Sige. Hindi natin magigradean yan dyan. Step two. Just to take another deep breath. Know and understand that however way you answer this next problem is not going to matter. Tuldok lang to. This is a that aspect minutiae. Wala tong bearing sa buhay mo. Hindi mo ikakayaman ang susunod na problem. Okay? Susunod na problem na yan, wala yung bearing sa atin. Okay? Tuldok lang yan kung titignan natin ang ating great in the great grand story ng yung alamat bilang Justice Canoso. O Solicitor General Bailon. Pangarap natin sa buhay. Okay? Sige. Habang nakapikit ka, as you exhale, tandaan mo, imaginein mo, pagdating ng roll signing mo kapatid, hindi mo naman maaalala ang sagot mo dito. Ang maaalala mo lang, ginawa mo ang lahat para tuparin ang pangarap mo. Okay? So before you answer, just let it all go. The next step is to read the very last sentence of the problem. What's the last sentence of the problem here? Anyone? Si Cherry Indoto. Indonto, sorry. I hope I read your name right. Cherry. Cherry, are you here? Okay, what's the last sentence? Please read. Hala. Sige, practice lang ha. Pag ready ka na, unmute na. Rehearse ka muna dyan. Okay ka na, unmute. Sige, Cherry, please read. Hala. Ako lang ba din nakakarinig kay Cherry? Hello, Cherry? Madam Beagle, hindi ko marinig si Cherry. Hindi ko rin po marinig, attorney, sa end ko po. Hindi ka namin marinig, Cherry, but I will call on you again. Let's call on another person. Sige na, last sentence. Please read the last sentence. Janine Val. Val? Ano ang basa sa surname mo, kapatid? Is it Val po. Val po. Okay. Janine, what's the last sentence here? Mayor Rafael successfully invoked self-defense in the crime of parricide. Yan. Mayor Rafael successfully invoked self-defense in the crime of parricide. That's step three. Titignan mo muna exactly anong tinatanong dito. Mayor Rafael successfully invoked the crime of parricide. Okay? Sige. Janine, what is being asked here? Whether Rafael has liability, attorney? No. No. Whether he can invoke self-defense? Very good. Whether or not he can invoke self-defense. See, may Rafael successfully invoke self-defense? Is the question about parricide? No, attorney. No, very good. Is the question about Rafael's potential liability for parricide? No. Yes, attorney. Okay. Is it about his liability for the crime of parricide? No, attorney. No, it's not. The question is about whether or not Rafael may successfully invoke self-defense. Very good. The next step is to read the second to the last sentence. What's that? Second to the last.
He died almost instantly. He died almost instantly. Ayan. Let's, the next step then is to read the two sentences together. Pakibasa. He died almost instantly. May Rafael successfully invoke self-defense in the crime of parricide. Very good. Yan ang tinatanong. Okay? Sige. The next step is to identify. Every problem kasi, kapatid, has to come from a rule, a concept, a provision, or doctrine. Ah, apat lang ang sources ng problems. Rules, concepts, provisions, or doctrines. Okay? Rules are things we follow, but whose origin we do not know. Hierarchy of courts is an example. Alam natin na after ng MTC, we go to the RTC. Okay? Pero ano basis nun? For sure, kung kakalkalin natin, mahanap natin ang basis niyan. For sure, mahanap natin siya somewhere in the rules of court, maybe BP 129. But it's a rule na minana na lang natin at matagal na nating sinusundan. Concepts, on the other hand, are things that we know, but whose origin we also do not know. Example, sovereignty. We know that sovereignty is the power of, the state. Sovereign power of the state. And sovereignty. The origin of the three fundamental powers. Bonus, syempre kung alam mo, ang external and internal sovereignty. Pero, saan ang basis nun? Yan. That's an example of a concept. Di na natin alam saan siya nang galing. Sinusundan na lang natin siya. Provisions, on the other hand, are easy to spot. Kung galing siya sa caudal, provision na yan. Doctrines, pag galing sa kaso, doctrine na yan. Okay? Sige, Janine. What's the rule, concept, provision, or doctrine? Pili ka sa apat. Alin, ano kaya ang tinetest sa atin ng examiner dito? Rule, attorney. Rule on what? The exempting circumstance of self-defense. Hindi siya pwedeng maging rule kung alam natin saan siya galing. Gets? Indifference? Exempting ba to? Pasok ba to sa jemaa? Sa E ng jemaa? Kung pumasok siya sa jemaa, pasok siya sa caudal. It's a caudal provision. What's being tested here right now is a caudal provision. What's that caudal provision, Janine? The revised penal code, attorney. Nako, masyadong malapad ang revised penal code. It's anywhere between 1 to 365. Pili ka dun. Sige na, open everything na including the Bible and the Quran. Baka mahanap mo pa sa caudal mo. Dali-dali. Anyone who wants to help Miss Janine Val or Val? Val. Sige na. Chat nyo niya para kunwari hindi ako nakatingin sa GC nyo. Para kunwari hindi ako nakatingin sa GC. Tulungan nyo na si Miss Val. O kunwari may mga tumingin muna ako sa telepono ko ng mga 10 seconds. Tapos sasabihin ko, oh, Miss Val! What's the answer? Ganon. It's Justifying circumstances. Very good. This is found in Article 11. Bakit natin nasabing Article 11? Kasi ang tinatanong, may Rafael successfully invoke self-defense sa kinalapad-lapad ng RPC. Self-defense, matatagpuan sa 11. Okay? Sige. Maraming salamat, Miss Janine Val. Thank you for your participation. Bibigyan natin siya ng dekada. Thank you, attorney. Your Bidel, si Miss Ana Matanggihan, para on how to get your copy of the book. Sige. Our next step, tanda pa kaya niya? Tawagin ko siya. Si Sarah. Sarah, what's the next step? Hello, sir. Good evening. Good evening. The next step, sir, is to read the first paragraph of the problem.
na-frame na natin yung problem here. We're going to read the problem from start to finish. And we will look for bits and pieces that will help us determine whether or not Rafael can successfully invoke self-defense in the crime of parricide. Okay? When we see an actor, we mark it. When we see an action, we also mark it. Sige, talk us through the first paragraph, Sarah. Okay, sir. So Berlin is a middle-aged intelligence officer of the Philippine National Police. Sige. His wife lost anong her life. Anong mamakahan natin doon? Berlin, sir. Sarah. Si Berlin, very good. Berlin is an actor. Yes, okay. Sir. Middle-aged intelligence officer for the Philippine National Police. Is that relevant to self-defense? No, sir. Okay. Are you yes, sure? Sir. Yes, people. Yes, po. This is relevant. Very good. Sige. Bakit relevant ang pagiging police niya? Because educate the class. Because police officer has given the right to use firearms. Imprecise. Hindi. Okay. Because police officers are what do you call this? Law enforcement? No, police officers are trained to shoot quickly and accurately such that before they complete their education and training, they are supposed to demonstrate to their superiors that they can shoot quickly and accurately. Okay? Their knock-knock versus people is the case that teaches as mere drawing of a gun by a police officer constitutes unlawful aggression. It's an exemption to the general rule. Sige, let's continue. Next sentence is, his wife lost her life while giving birth to their son, Rafael. What's relevant here? The son, Sir Rafael. Very good. Mamarkahan natin si Rafael. Is this the same Rafael here, Sarah? Yes, sir. Yes, sir. Ah, very good. Okay, continue. After sending his son through college, Berlin introduced Rafael to his girlfriend, Tatiana. Is that relevant? Hindi, taposin yes, mo yung sir. Sentence. Yes, sir. This is relevant. Sir? The sentence continues. Kama lang to, Sarah. Okay po, sorry. A sweet young thing of 24 years old. Yan. Sige. What's relevant here? Tatiana, sir, the girlfriend of Berlin. Girlfriend. Okay. Berlin is the actor. Ang action niya ay introduced. Rafael. Sige, continue. Rafael was repulsed by his father's relationship with a woman about his age. Relevant, not relevant? No, sir. Not relevant, no. Sige, continue. He moved out of their family home. All right. Relevant, not relevant? No, sir. Not relevant. Very good. Thank you, Sarah, for your participation. Sige natin siya nandigara. Dambidel. Oh, anyone who wants to continue? Di naman mahirap, di ba? Babasa-basa ka lang. Bilog-bilog lang. Anyone? Ayoko magtawag. This is not recitation. Mga kapatid, this is supposed to be fun. Si Zane. I hope I read your name right. Please turn on your camera. We'd love to see your face. Si Zane. Hello, sir. Ano ang pangalan mo? Pa? Ano ang pronunciation ng pangalan mo? Cezanne po. Cezanne. Sige, layo. Cezanne. It's okay. Cezanne Versace. Buong pangalan. Apo. Okay. Sige, let's continue reading. Cezanne, we're looking for bits and pieces that might be relevant to self-defense, to whether or not Rafael may successfully invoke self-defense. Sige, continue. During the pandemic, Berlin was required to report for duty for 14 days straight, followed by 14 days of strict home quarantine. Relevant, not relevant? No, sir. Okay, sige. And then, shortly after the new year,
Berlin began to show flu-like symptoms and diarrhea? Relevant? Not relevant? No, sir. Not relevant. Very good. He was sent home a full day early to have himself tested. Relevant? Not relevant? Not relevant. Not relevant. Very good. Sige, you have the ability to filter out noise, ha? This is a very important skill. Pag first year, first semester ka kasi parang na feeling mo lahat ng bagay sa problem relevant eh. Mm-hmm. Overwhelmed ka. Pero as you grow older in the law, slowly start to realize na pwedeng hindi relevant itong mga bagay-bagay nito. Okay. Mm-hmm. Sige. Sabi ni Cezanne, this is not important. So we can delete it. Wala ka nang babalikan, Cezanne. Kung sakaling meron palang mahalagang bagay dito. Yan. Sisihin niyo siya, ha? Siya may kasalanan. Bakit nabura ang problem niyo? Sige, Cezanne, let's continue reading. Upon returning to his home, Berlin found various articles of men and women's clothing scattered in his living room. Relevant, not relevant? Relevant, sir. Okay. Anong gusto mong markahan dito? So, Berlin found... found. Berlin is your actor. Ang actor niya ay found. Found what? Articles of men and women's clothing. Okay. Mm-mm. Women's clothing. Yan. Okay. Continue. And then he proceeded to the master's bedroom mm-hmm. where he found Raphael and Tatiana engaged in torrid lovemaking to the tune of Bruno Mars versus Tatiana. He found Raphael and Tatiana engaged in torrid lovemaking. Okay. Sige. Mm-hmm. You think that's relevant? Yes. Found Tatiana and Raphael and Tatiana. Yun lang. Engaged in. Very good. That is the action. Yes. Bakit to relevant? Because it is a verb. Verb. Oh, very good. Be sensitive connected to actions. Ha? Okay? Kasi yung engaged in torrid lovemaking, yung in the act itself, is going to be very important when you apply 247. Wala. Does not ring a bell? Wala. Wala. Sobrang foreign ba? Sino mga nagkikrimto dito? Para may ma'am going to look for faces na nagkikrimto. Sara, kikrimto ka. Yung acting na caught in the act of sexual intercourse, is that important in 247? Yes, sir. Yes. But it's not important for us kasi we're looking at Article 11. Dito tayo. Okay? Kung kiniklaim niya 247, baka pwedeng relevant pa. Sige. Wala na bang relevant si Zan? Whose namesake is the song pala? To which they were engaged in a torrid lovemaking. Wala na ba relevant dito, madam? The relevance stops there. Okay, sige. Feeling mo yan na yan, ha? Sige. Sir, relevant ang Versace kasi pangalan ko yan. Very good. Thank you for participating, Cezanne. Thank you, Paul. Bigyan natin siya ng dekada. Oh! Who wants to read the next paragraph? Diba? Hindi naman mahirap. Basa ka lang. Smile politely. Tapos na. Eh, libro ka na. Anyone? Sino pa? Oh, si Cherry. Cherry, baka may audio ka na, ha? Tapos ka nang mag-rehearse. Pwede ka nang mag-unmute. Hello po. Yan! Yan. Hello, Cherry. Good evening. Hi, attorney. Good evening po. Yes. Let's continue reading the problem, please. Yes po. Berlin ran back to his car, took his service pistol, and flipped off the safety. Yeah, and this sentence contains three actions. Yes. Yeah, Berlin. Still the actor. And then ang actions niya, ran back. Mm-hmm. Took his service pistol.
flipped off the safety. Three actions. Continue. He stormed back to the bedroom where he found Rafael standing and dressing up hastily. Relevant, Berlin not point- relevant. Is it relevant? Still relevant, attorney. Sige, ano relevant dito? Where he found Rafael standing and stormed back to his bedroom where he found. I think ang relevant dito itong stormed eh. Ah, yes. Okay. Kasi it does not connect anything. Hmm. Yes. Kung wala tong stormed, wala na siyang connection dito. Pero sige, what's relevant? Yes, Berlin pointed his pistol at Rafael, shouting invectives. Invectives? Ano kaya invectives, Cherry? Mga ano po. Ito ba ay ang pinanggagamot sa hayop na pinanggagamot din sa COVID nung araw? Hindi po. Ano ba yun? Ivermectin. Ay, ivermectin pala yun. Okay. Ano invectives? Dali, Google na natin, lambayad. Mga... Tulungan nyo na, kunwari, titingin mo na ako sa telepono ko. Insulting, abusive, or highly critical language. Yan, abusive. Highly critical language. Very good. Sige, let's continue reading. Rafael turned slowly at his father and shot him twice on the chest. Using another pistol that Berlin kept by his bedside table. Okay. By using a pistol, yes. Yan. Ano ang relevant dito? Shot him twice on the chest. Okay, mark ko lang muna si Rafael kasi siya ang actor natin. Ang action niya ay shot him twice on the chest. In the chest, yes po. What else is relevant? Using a pistol that Berlin kept by his bedside table. Wow ha, nahiya ka pa. Ba't di mo pa ito na-highlight yung buo? Turn slowly kaya. Nahiya ka pa. Mura lang ang tinta. Sige na, pakulayan sige po. Na. Yes po. Yes, attorney. Slowly at his father and shot him. Ay, ali. Okay, continue. Berlin fell to the floor with a loud thud. Mm-hmm. Relevant, he, not relevant? No. No, very good. Kala ko papaka-highlight muna talaga yung buo. And then, with the next sentence. He died almost. Very good. Okay. He died almost instantly. Sige na, kahiyaan na lang sa sentence na lang. Oh. Tuloy mo na. May Rafael successfully invoke self-defense in the crime of parricide. Very good. What is being asked here? If Rafael may invoke self-defense in the crime of? Parricide. Parricide. Okay. Earlier, I mentioned that every problem has to come from a rule, a concept, a provision, or doctrine. Tapos sabi rin natin, baka provision ang tinetest dito. Cherry, ano ang tinetest ng examiner sa atin dito? Provision. Provision. What provision? Yung Article 11. Po, Article 11 pa rin. Very good. So what's being asked here is whether or not Rafael may successfully invoke self-defense. What's being tested here is our understanding of Article 11. Specifically siguro, paragraph 1. Okay, close notes na ulit na tayo. Knowing what you now know about the problem, please answer again. My time is 6:44. 6 minutes on the clock. Please give me your answers ng 6:50. For those of you who would like to try again. Knowing what you now know about the problem, please answer again. Tapos tatanggalin ko tong pinabura ni ano ni what's her face? Anong pangalan niya? Sorry. Si Zane. Delete natin to. Ayaw nating madamay sa kanyang face canceling ability. Sige, knowing what you now know about the problem, please answer again. 6 minutes on the clock.
When you submit your second answer, paki-labelan na second answer, revised answer, para may point of comparison, may point of reference. Kung ito yung unang sagot o pangalawa. Hindi naman natin pwedeng gawing reference lang ang mas matalino po yung pangalawa. Ay, mas matalino yung isa, baka ito yung pangalawang sagot. One minute. Please pass your answers. 1 minute. Yan. Tingin tayong sagot. Repeal ba talaga o repel? Piso. Sige ka. Sige, pass your papers. Grabe ang liliit na font na ginagamit nyo, no? Sino pa nakakabasa ng ganito? Pwede pa pala mag-answer number 3. Hala. Hala. Balbona, not following instructions. Maling email. Hindi ko ito bubuksan. Oh, ini-spam na naman ako. Sige. Alright, sige. Please keep sending in your answers, ha? Habang kayo ay nagsasagot, balik ba tayo sa lecture? Sige. Sige, Ms. Bidel, please share. Please share the screen. Ito na tayo. How not to answer? How not to answer? How not to answer. You're allowed to take notes, ha? Pwede tayong magsulat. Sulat lang kayo.
Isa sa mga pinakamalaking tampo ko nung ako ay nasa law school ay ang malawakang kakulangan ng pointers for improvement. Our professors back in the day made it absolutely clear that our answers were wrong. Sasabihin lang nila sa'yo, mali ka. But they did not extend any effort to tell us exactly why our answers were wrong. Fast forward to many years later, I have vowed to put in the time, the energy, and the attention in telling each and every one of my students exactly what was wrong in their answers. I've been heavily criticized for nitpicking answers, but if it's our job to cure ignorance, then I will not apologize for imposing a much, much higher set of standards for the improvement of my students. Allow me to present to you, here are some of the common mistakes students make in answering questions for law school and for the bar exam. Next slide, please. Yan. Bigel. Please, yan. Sloganeering. Sloganeering is the process of arguing the correctness of one's answer or position. Using common adages, pieces of the law that have been handed down to us. Sloganeering is incorrect because it almost usually results in an unresponsive answer. Kung wala na tayong masabi o maidagdag sa ating mga sagot, karamihan sa atin ay bumibitaw ng mga linyahang gasgas tulad ng justice and equity dictates that X should be held liable. Ayan. Pero kung ating aaralin, baka iba naman ang legal basis. Ay kung may iba namang legal basis para maging tama ang ating mga sagot. Linyahang gasgas, in the interest of substantive justice. This line is an invocation of a generic, almost blanket ground. Gasgas na gasgas na rin ito, kapatid, at kung maaari lamang ay huwag mo na itong agayahin. Article 19 of the Civil Code, or the catch-all provision of all things within human relations, is also a common slogan for those of us who have no decent answers. Pag wala na tayong masulat, sasabihin lang natin, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice. Give everyone his due and observe honesty and good faith. Napakasarap pakinggan, kapatid, pero ito ang kadalasang kinakapitan kung wala na talaga tayong maisagot. Okay. Next common mistake. One paragraph answers. As I've mentioned in our last lecture, there is no single format that magically makes all of our answers correct. Walang nag-iisang template na biglang magpapaganda ng ating mga sagot. At marami na akong natulungan na barista na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng template, format o kahit anong formula para makapagsulat ng mga sagot na dekahon. Kung ito ay yung patuloy na paninindigan, ay wala nang kaibahan ang yung mga magiging sagot sa ilang libong kumukuha ng bar exam. As you move along in our discussions, lalo na sa book na 8, you will learn that there is no single way to write your answers. Just a handful of principles that will help turn your answer from miserable to somehow elegante. That being said, trigger ang one paragraph answers on two levels. Bakit mali ang one paragraph answers? Una, mahirap markahan at basahin ang sagot na isang tipak o bloke lang ng text. Masakit ito sa mata, at lalong masakit sa mata, puso at abdo kung pangit yung sulat. Isang buong tipak na nga lang, pangit pa ang sulat. Remember that if you are kind to your examiner will be kind to you. That is the golden rule of exams. Make it easy for us to grade your work. Hindi mahirap, kapatid, na dut-dutin yung enter sa iyong keyboard. Mas madali lang kasing basahin kung sapat ang iyong mga line breaks. Next, trigger din ang one paragraph answers dahil kalimitan ng mga ganitong sagot ay meron ding fatal defects that I will continue to mention later. Please take note of these. Number one, facts-based answers. Facts-based or factual answers are answers that essentially restate the problem. Factual answers ang pag-uulit ng facts ng problem. At ito ay yung ibinibenta ngayon sa examiner bilang yung sagot.
facts-based answers are not responsive answers. Inuulit mo lang sa examiner ang kwento na siya na rin naman ang nagsulat. Malamang kapatid ay alam din niya ang naging takbo ng kwento kung siya rin mismo ang may akda. The repetition of facts is always, always a waste of the examiner's precious time, energy, and attention. You are typically fighting alongside 40, maybe 50 students in your section for your professor's attention. For the bar exam, you have seconds, literally seconds, to impress before the examiner actually sits up and reads your work. Do not waste this chance by repeating the facts. Halimbawa, when the problem tells us that X did not fulfill his obligation in time, don't begin your answer by saying, in the case at bar, X did not fulfill his obligation in time. Inulit mo lang yung sinabi sa facts. I know you might feel that you are somehow laying down the premises here, but you are actually not. Okay? I hope I am making sense so far. Please type sense if I'm still making sense. Please type sense. I'm still making sense. Thank you. Linaw pa naman. Next common error ay ang conclusory answers. Conclusory answers, on the other hand, are answers that make conclusions without first laying down their premises. Conclusory answers are fallacious arguments because they attempt to draw the correctness of the argument based on insufficient evidence. Kung ang facts-based answers ay ang pag-uulit ng facts ng problem, ang conclusory answer naman ay pagdadagdag ng mga bagay na wala naman sa problem. Conclusory answers are wrong because they are not responsive. They address matters not in the problem or make conclusions based on evidence that is not present. Given problem. Kadalasan ang conclusory answer ay nanggagaling mula sa misappreciation of facts. Parang maraming guilty sa inyo dito. Nagkakaroon naman ng misappreciation ng facts kung mabilisang basa lang, scan lang ng problem ang ating ginagawa. As I've mentioned in our last lecture, we rely on one clean reading of the problem. Very rarely do we ever have time to read the problem twice. All we can honestly afford is one thorough reading. Misappreciation of the facts causes us to fall into the traps laid down by our examiners. When that happens, we tend to fixate on one portion of the problem and fail to address exactly what is being asked in the problem. Yan. We tend to fixate on only one portion of the problem. So, good luck sa lahat ng sumagot ng parricide. Sige. Next, self-levitating arguments. Self-levitating arguments are tautological arguments or more commonly called circular arguments. They are wrong, just like conclusory answers, because they draw conclusions based on insufficient evidence, often anchored in the conclusion itself. Yan. Sa example ng self-levitating argument, here X is liable because he is already liable. Yan. This kind of reasoning is wrong because you are in effect telling the examiner that you are correct because you are correct. Ikinakatalino mo ba, kapatid, kung sinasabi mong tama ka dahil tama ka? Self-levitating arguments are answers that have no legal basis. They have no foundation in the law. Sometimes we find self-levitating arguments when we create our own legal basis. Yan. Nangyayari yan. Kadalasan din itong nasusundan ng are you a senator? Why are you amending the law? Guilty din ako sa self-levitating arguments noong araw. Sasabihin ko na lang na based on jurisprudence o according to decided cases, .. na alam ko na wala naman ako nabasang ganun. Ako lang din ang umimbento at ako lang din ang gumawa ng desisyon. Malay nyo, makalusot lang. Please do not do this in the future. Next slide, please. Yan. Ito na. Unresponsive answers. Unresponsive answers are the most common mistakes that we commit in quizzes and exams. Ito na rin ang madalasang comment sa ating mga answer sheets at exam booklets. Being unresponsive makes us incorrect on different levels.
Kaya minsan, unresponsive lang ang sinusulat. Kasi, it applies on different levels. First, an answer is not responsive when it fails to address exactly what is being asked in the problem. You can be unresponsive when you say that the petition must fail, when what is really being asked is what defense or defenses you can raise on behalf of X. You can also be unresponsive when you discuss the merits of the argument, when what is really being asked is, if you were the judge, how would you rule on the motion? You are also unresponsive if you evaluate the entirety of the problem, when what is only being asked is your ruling or opinion on one very specific argument. Being unresponsive is a direct function of your inability to spot issues. In the great grand overarching story ating ginagawa dito, one of my goals is to teach you how to be hyper-responsive. Because being unresponsive accounts for about 60% of our mistakes in law school. The rest can be divided among imprecise answers, committing mechanical errors, hello Sarah, or faulty reasoning. Being unresponsive falls within the bare minimum competency. Yan ang sinusubukan sa'yo. Okay, your responsiveness. That should be tested from you as a learner of the law. Ginagawa naman natin dito is hyper-responsiveness. This is your ability to zero in on exactly what is being asked in every problem and then use that to give to the examiner the precise answer he or she requires. Evasion of actual issues. Evading actual issues. It's a function of being imprecise. Remember that the law demands precision in everything we do. Being precise means answering each problem using the precise, not exact, precise language of the law. Evading issues is a common mistake students make and it usually happens when we do not know enough of the law. Kung ang itinatanong ay ang status ng marriage, huwag kang sasagot kapatid ng lack of the essential requisites of marriage. Kung status ang tanong, ang inahanap na sagot sa iyo ay void, voidable, or valid. Gamitin mo ngayon ang lack of essential requisites as your follow-up. Okay? Kung ang itinatanong ay aling justifying o mitigating circumstance ang applicable, huwag kang sasagot kapatid na liable siya for parricide o homicide. Evading the actual issues will result in an unresponsive answer. Okay? Unresponsive answers are not going to be worth your examiner's precious time, energy, and attention. Sige. Sana clear pa ha. Please type clear kung clear pa. Clear pa ba tayo o nagkakalabuan na? Clear pa? Ako, maraming salamat ha. Linaw pa pala itong ayan na. Dito na tayo sa points. Shotgun answers. Marami tayong ganyan. Marami tayong shotgun answers. At pwede palang lumusot hanggang third year ang shotgun answers. Okay. Huwag kang matawa kapatid dahil alam ko minsan ka na rin sumagot ng ganito. When I was in law school, I committed this mistake many times because I was unsure of the correct answer. By laying down or invoking as many pieces of the law, umaasa ako na isa man lang dyan ay tatama. Shotgun answers are also unresponsive answers. Okay? Madalas din ako maglagay ng mga shotgun answers, hindi dahil kulang ang alam ko at bahala na kung ano ang tatama, kundi dahil marami din akong gustong sabihin sa aking sagot at gusto ko lang i-flex sa aking professor na aral ako. Oh, kita mo, prof. Pero pag ganyan, feeling ko lang kinakatalino ko yun, pero hindi. Huwag niyo akong tutularan. When this happens, kapatid, you are not being graded for your extra answers. Rather, expect the appropriate deductions for shotgun answers. Kung nagsusulat ka lang dyan, nakalat-kalat na, asahan mo, ipapamukha rin ng professor mo na makalat kang sumagot.
kahit na tangential lang sa issue or slightly related, do not write it down. The law demands precision in everything we do. That means laying down one very precise, very correct answer. My mentor once said that I had the tendency to attack issues with a war hammer. Tapos nag-evolve daw ako into an axe. He told me that I should be able to attack issues with a scalpel. Laser-like focus naman ang pinapangarap ko sa bawat isa sa inyo. Sana ganun na kayong sumagot. Sige, next. Diluted arguments. Diluted arguments are answers that take away from the precise answer that the examiner is looking for. Diluted answers, arguments, happen when we add or volunteer answers that are still related to the problem but whose presence takes away the attention from our answers. One of the principles you will learn is that you always, always lead with your strongest argument. Always lead with your strongest argument. Na tipong ang goal kasi natin, dapat pag binasa yan ng examiner, mapapabulong na lang siya mismo pag nabasa niya ang iyong sagot. Okay? Sige. Ngayon kung magdadagdag ka sa sagot ng isang bagay na related o hindi mo naunang naibato ang iyong alas, ang iyong pinakamalakas na putok, ay hihina na ang kasunod. Pinsang buo ng shotgun answer ang diluted answer. Pero ito are understated. Alam mo ay matalino, pero ang effect lang ay pagbaba ng yung precision. Okay. Next, ito nakita ko sa inyo kanina dito while you were answering. Good citation will turn a good answer into a great answer real quick. From average, aangat ka ng good. From good, aangat ka to great answer. Okay? However, this comes with the inherent risk of being incorrect. Errors in citation, for me, are worth the gamble. Here's why. Kung ang tanong kapatid ay tungkol sa aggravating circumstances, nakakahiya naman na hindi mo pa mababanggit ang Article 14 of the RPC. Kahiyaan na lang dahil kalahati ng iyong natutunan sa Criminal Law 1 ay ang jemaa. Pang-apat, ang aggravating circumstances sa jemaa. At alam natin na nagsisimula ang bilangan mula sa Article 11, the Revised Penal Code. For all other applications, we can always stick to the generic citations. When you're talking about tax and you are not sure if you've read the law from the NIRC, kung humuhugot ka sa revenue regulations or from the cases, you can start your second paragraph with under our tax laws or under our laws on taxation. When you're invoking the civil code, please do not call it new. When you're invoking the civil code, please do not call it new. The civil code was new in the 1950s. New in the way that we talk about the amendment to the rules of court. Ngayon, hypothetically, if I were born in 1950, would you consider me new? Bago pa ba ako noon? Hindi. Tama na tayo, tawagin na lang natin yung civil code. Next. The civil code is unique in that it spans over 2,000 provisions. When you say according to the civil code, ay masyadong malapad yan kapatid. Narrow it down. Pwede mong sabihin na according to the civil code provisions on wills and succession. Haba, no? Paiksiin natin. So might as well stick to according to our laws on succession. Okay. I hope I may sense pa, ha? Sige. Next slide, please. The following errors are no longer common errors. Hindi na sila ganun ka-common. But I'm going to discuss them tonight with you because they deserve some form of dishonorable mention. Babanggitin ko dito at baka ulitin mo pa sa mga susunod na pagkakataon. Leaps in logics are errors that students make. They involve the failure of one or more important premises that causes the collapse of the entire problem.
Kadalasang nangyayari ito kung kulang ng isa o dalawang element sa problem. Pero pilit pa rin nating pinapasok sa banga. When in the facts of the problem, we see that three people come to an agreement regarding the commission of a crime. Meron na bang conspiracy? Anyone? Three people come to an agreement regarding the commission of a crime. Is there a conspiracy? Yes, no, maybe. Type. Dami sa bandang dulo, kumopya na lang eh. O Jason, sabi no overt act. No. Okay? It's erroneous to conclude that there is a conspiracy because Article 8 provides that there is a conspiracy when two or more people come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. Two steps siya. Coming to an agreement and then deciding to commit it. Leap of logic, kapatid. Malaking pagkakamali kung tatawagin mo ng conspiracy yan. Kasi two steps yung process. They have to come to an agreement and decide to commit it. Okay. That's a leap in logic. Next, illogical arguments. These are errors too. Ang isang fallacy, kapatid, ay nagpapanggap na tama ang isang bagay. Mukhang tama naman ang isang bagay, pero kung atin itong tututukan, ay obvious mali ito. Appeal to ignorance is a common fallacy that law students make. Ano ba ang appeal to ignorance? Extraterrestrial beings have not been conclusively disproven and therefore they must exist. That's a fallacy. Sa law school, pwede kang makakita ng sagot na there is no showing that the plaintiff received the summons. Yet, this statement melts in the face of the presumption that mail matters, when mailed, carry with them the presumption that they have been received in due. Next, volunteering answers. Na rin to sa mga sakit ng mga law student na hindi makapirme, hindi kayang manahimik at may malaking pangangailangan na pangalandakan ang kakarampot nilang talino. Volunteering answers typically presents itself when students add to the problem with statements like this. The situation would be different if ... saka ka magsasaksak ng bagong sagot. Okay? Sakit ko din ito nung araw, aaminin ko sa inyo. At kung mali ang plaintiff o defendant, isinusulat ko pa kapatid kung ano ang pwede niya sanang ginawa para maitama ang kanyang mga pagkakamali, di ba? Ang coups lang. O kung paano naman maitatama ang present situation. Lumalayo ako sa sagot. Kahit tama na ako, kakamali pa ako dahil nga pinangangalandakan ko yung konti kong talino. Volunteering answers are also present usually sa ating mga conclusion. Wala kasi tayong maisulat o masabi. Kaya nagdadagdag na naman tayo ng ibang thread o topic na wala na naman sa itinatanong ng mga examiner. Kala natin ito ay ating kinakatalino, pero deduction ang aabutin mo dito. Altering facts or assuming facts are also common errors for those who are new to law school. We have a strong tendency to change, reframe, or rephrase the facts of the problem in the off chance na magkakasya ang facts sa ating mga sagot. Hindi natin pinagkakasya ang sagot sa ating mga facts, kundi nagdadagdag o bawas tayo ng facts. Malaking trigger ito sa mga examiner, kapatid. Dahil hindi mo na sinasagot ang tanong, ay binabago mo pa yung kwento. Please take note na hiwalay ang pagbabago ng mga facts sa pagsisingit ng hypothetical na sagot o alternative remedy sa ilalim ng volunteering answers. Next slide, please. Imprecise use of the law is an error that goes into the way we lay down our legal basis. Sometimes we try to consolidate two or more provisions. We lose the actual essence of the law. Sometimes this happens when we try to answer with the incorrect legal basis in the hope that it will fit our answers.
Okay? The law does not require the doing of impossible things. When we're being tested in your knowledge of Article 11 of the RPC, there is no obligation on your part to write down paragraphs 1 to 6. Okay? Kung ang issue sa problem ay ang unlawful aggression lang, there is no need for you to include the reasonable necessity of the means to prevent or repel it. Saka yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Nevertheless, when we take liberties with the law, always, always do it in the precise language of the law. The law demands precision in everything we do, even if we use only a small portion of it. Unconvincing arguments, ito ang nakita ko sa inyong mga pinapasa. Unconvincing arguments are next level errors that students make once they get to the level of being hyper-responsive. Hindi ibig sabihin na hyper-responsive ka na ay tama ka na. Okay? Pwede rin kasing tumira ka ng unconvincing argument. It is not enough for us to spot the issues correctly. We have to address them correctly. A common refrain you will hear from me is that you can give the judge a mountain of decided cases, but none of it will ever, ever matter until and unless you are able to convince him or her with the correctness of your position. In every answer you write, write as if you're writing a miniature pleading. You need to write for the human being on the other end of your exam booklet or your answer sheet. You need to be able to sell your answer to the examiner. Ito ang kadalasang struggle, lalo na kapag responsive naman na tayo. Next, reason over the rule. It's not a logical fallacy, but it becomes the go-to argument of many students. Here, the error is in failing to sell your answer to the examiner. Ang error na ito ay nagmumula sa ating nasa na maibenta sa examiner ang ating sagot. Pero inaanguluhan natin ito mula sa ratio legis, the reason of the law, rather than the simple, precise logic that that law typically requires. Okay? Kung malabu-labu na, lilinaw to mamaya when we get to our examples. Another common error is the citation of non-essential or irrelevant portions of the law. This error occupies the gap between imprecise use of the law and diluted arguments. Anytime kasi kapatid that you draw the examiner's attention away from what he or she wants to see, the further you move away from eloquence and elegance. Finally, we have verbose answers. An answer is verbose when it is just too long. A good answer should be responsive, logical, and straight to the point. Kapag mahaba ang ating mga sagot, hindi na tayo nabibigyan ng sapat na pagkakataon para maibenta ng tama. Diba? Pansinin nyo yung mga nambubudol ng real estate o credit card sa mall. Pag napakahaba ng sinasabi nila, we start losing interest. Make it short and simple. Make it powerful and effective. Should be able to sell your answers. Some students have the need to discuss each and every single element of the rule, concept, provision, or doctrine that is being tested. Ako to. This generally results in an unresponsive answer. Minsan, ikinakalito mo na ang sarili mong sagot. Kapag di-discuss mo ang lahat ng elements, asahan mo hahaba na ang sagot mo. Some students have the need to discuss each and every reason why the petition must fail. Kasama pang sloganeering and grandstanding. Hindi ito kailangan, kapatid. Sapat na na diretso tayong sumagot. Okay? I hope clear pa, ha? Please type clear kung clear pa. Sige. Finally, a word on format. At the beginning of this lecture, I've mentioned that there is no one-size-fits-all approach towards crafting your answers. Pwedeng-pwede kang magkaroon ng maiksing sagot, kapatid, pero tumatalon-talon ang logic mo.
Tama kaya ang ganitong approach? Kung sakaling ikaw ay magkakaroon ng mga professors na nagsasabing mahaba kang sumagot, makinig ka sa kanila. Tama sila. Pero huwag mo namang papaiksiin ang iyong mga sagot kung ito naman ay magkakaroon ng gap pagdating sa logic mo. Okay? Minsan kasi sa ating nasa na sumagot ng simple at siguro elegante, ay nagbubunga lang ito ng factual answer o ang pag-uulit ng facts. Conclusory answer or worst of them all, self-levitating arguments. Okay. These common errors I have discussed in the book 8, 101 Practice Problems for Law Students and Barristers. Yan ang ini-explore natin sa book na yan. Pero for now, knowing what we now know about the common errors, sino sa inyo ang magvo-volunteer na tignan natin ang sagot tapos gradean natin? Sino ang atapang tao? Pili tayo ng mga dalawa sigurong tao. Hindi, joke lang. Siyempre, wag na nating sintensya ng mga grades nyo. Ay, ang mga sagot nyo. Wait lang ha. Hydration break 30 seconds. Madam Bigel, pwede nga ko ba muna ang mag-share ng screen? Yan. Uy! Meron natin tignan yung mga sagot ninyo. Present muna ako ng screen. Okay, can everybody see my screen? Thumbs up naman kapag nakikita nyo pa yung screen. Okay pa kayo dyan ha? Nakikita nyo pa ha? Okay. Sige. For our next activity, samahan nyo naman ako na sintensyahan natin ang midterms na to. Diba? Para makita nyo ba gaano kasakit sa ulo. Na sakit na ulo na dala nyo sa mga prof. Sige. Let's look at the first answer. Please read. Anyone? Volunteers? Wala. Wala. Abos na alaway ko. Tutubig ulit ako. Wala magbabasa. Sir Lex. Pakita mo. Babasahin lang ba? Babasahin lang. Sige po. Babasahin ko na po. Walang talino required. Basa lang. Okay. Doon po tayo sa walang talino required. Okay. Yan. Sige po. Yes, Rafael is liable for parricide because the crime of parricide under Article 246 of the Revised Penal Code punishes any person who shall kill his father, mother, or child, whether legitimate or illegitimate, or any of his ascendants or descendants or his spouse, shall be guilty of parricide and shall be punished by the penalty of reclusion perpetua to death. Continue, please. In this problem, Rafael is the son of Berlin, and the facts clearly state that he killed his father with 2 shots from another pistol. Therefore, Rafael is guilty of parricide under Article 246 of the Revised Penal Code. Thank you, Maynard. No talino required. Okay. Dito sa... Oh, itong unang sagot na to. Ano mali ni kuya? May ate or kuya na sumagot. Ano mali niya? Anyone? Valencia? Sir Lex, I think she's not responsive to the question. Very good, not responsive. Di ako makapag-bad words eh. Kasi mapupunta sa YouTube to eh. Pero under normal operating circumstances, may bad word ng kasama to. Akala niya, kinatalino niya to. Responsive ba siya? Hindi. Maraming ibiblip to. Masyadong maraming ibiblip. Let's play nice. Yan. Let's play nice tonight. Yung pwede mag-bad words eh. Pero nakaka-bad word to, di ba? Di ba? Kaya niya kinatalino niya itong bad word na to eh. Okay? Sumagot siya ng parricide. Ano ba tinatanong ko? Talino niya eh, no? Nasagot naman niya yung parricide. O bad word, kompleto pa with citation. Tapos lahat ng element. Any person,
who shall kill father, mother, na enumerate niya. Bad word, pati penalty. Nasabi pa niya yung penalty. Pero responsive ba siya? Out of 8 points, ilan ang bibigay natin sa kanya? As intention niya na to. Out of 8. Out of 8 points, ilan bibigay niyo? 2? Wow, ang galante. 0? Ang galante. Minus 8 siya dito. In this problem, Rafael is the son of Berlin. Eh, anong pake ko dun? O gumawa ng problem, uulitin mo sa akin? And the facts clearly state that he killed his father with 2 shots from another pistol. O again, anong pake ko dun? Inuulit lang niya sa akin yung problem. Tumataas na presyon ko. Di pwedeng 0 to. Eight ulit siya dito. Ano grade niya? Anyone? Negative 16. So, ang best na kaya niyang mapiga out of 100 points sa midterms ay 84. Tumaas presyon ko sa kanya eh. Hindi rin ako mapag-bad word. Eh, kung nakakapag-bad word ako, baka mas konti pa ang deduction niya. Gets class ay... Oo, you're not my students eh. Gets ba kapatid? Bakit siya ganito? Bakit ganito grade dapat sa kanya? Kasi hindi na niya nga sinagot. This is unresponsive. Tapos hindi pa papel yung nahahawakan ko. 'Di ba kung papel 'to mapanggigigilan mo yung booklet niya, mababato mo. Pero ito, syempre hindi mo mababato ang screen. Dito naman factual answers. Kalma, kalma. Okay. I hope you appreciate. Bakit siya mali? Sige. Oh, no talino required. Hindi ko kayo pagbubuntunan ng galit. Babasahin nyo lang tong number 2. Oh, no talino required. Tanyada. Pakibasa. Basa lang. Yes, Rafael can invoke the justifying circumstance of self-defense under Article 11, Paragraph 2 of the Revised Penal Code. Article 11, Paragraph 2 of the Revised Penal Code provides that the following persons do not incur any criminal liability when they act in defense of their person or their rights: when there is unlawful aggression, reasonable necessity of the means employed, and to prevent or to repel the unlawful aggression, and lack of sufficient provocation on the part of the person making the defense. In the case at bar, Rafael cannot be blamed for falling in love with his father's girlfriend. So when his father attacked him with his service pistol, he merely responded by shooting him back. The act of pointing the gun and shouting bad words justified Rafael's action of shooting his father. Therefore, Rafael is not liable for any crime. Very good. Pista niya da. Baka meron kang baon na konting talino. Anong mali sa sagot niya? Sir, the reasoning of not of Rafael not dito being ba? Cannot be blamed. The last paragraph, okay. Sir. Teka, ito muna. Sabi niya sa bungad, yes, Rafael can invoke the justifying circumstance of self-defense under Article 11, Paragraph 2 of the Revised Penal Code. Hindi niya napansin yun, no? Can't say bad words. Kung pala kayo ang mga prof, ang prof neto eh, okay na to, no? Smiling face na to, no? Winner na to, no? Ah, the law demands precision in everything you do. Who daw? Sana nagigets niya ba't mali ito, ha? Tinry niya akong iskamin. Dahil nagtry siya mang scam, minus 6 siya sa paragraph na to. Inulit pa niya. Kala niya kinatalino niya yun. Tama naman to. The rest seems correct kung 11 ang basis. Okay? Imprecise daw. Itong repel the unlawful aggression, tatanggapin ko na to. Masyado ka naman mahigpit ni Kuwa Hotor. Parang wala nang papasa sa'yo kung ganun. Pero I hope you appreciate this, ha? Sige. Oh, Tanyada. Ito na yung faulty reasoning na sinasabi mo. Lumusot sa'yo itong minus 9 niya eh.
Sir, the second sentence, when his father attacked him with his service pistol, the father never attacked him. Oh, misappreciation of facts. Very good. Nag-add siya ng facts, no? Ano pa? Eh, yung reasoning niya, cannot be blamed for falling in love with his father's girlfriend. Di ba masyadong karimarim-arim yun? Jojoahin mo yung jowa ng tatay mo. Sir, not it's not punishable. Yes. Yan. Yan. Isa yan sa mga karimarim-arim na grounds ng disinheritance kung tutuusin. Sige. He added facts here. When his father attacked him with his service pistol, nag-add siya ng facts. He merely responded by shooting him back. Di ako pointing the gun and shouting bad words justified Rafael's action of shooting his father. Tama ba yun? Okay, tanya ka. No, sir. No, the father never actually pointed the gun at the son. Very good. Nag-add na naman siya ng isa. Dalawang beses kanyang, bali pang apat na beses ka na niyang sinubukan iskamin. Di ba talaga niya sinabi? Balikan nga natin yung problem. Ah, Berlin pointed this pistol. Madam, ikaw ang nangi-scam ah. Sabi naman dito, oh. Berlin pointed this guy's pistol. At Rafael. Sorry, sir. Isa ka pa. Isa ka pa. Baka husay. Okay, joke lang. Sige. Hindi siya nang scam dito. Ang scam ito. Oh. No grade niya. Bigyan natin siyang minus. Ilan, Tanyada? Sige na. Nakakakonsensya mang grade, no? Huwag kang makonsensya. Masasanay ka minus rin. Minus 5, sir. Minus 5. Wow, brutal. Ano grade niya? What? Is the math too difficult? 16 ba? Hindi. Negative 22, sir. Uy, hindi. Ano? Ibang tao to. Magkahiwalay silang tao. Pinagsama-sama ko lang ang sagot nila sa iisang problem. Negative? 14. 13. Negative. Very good. O yan. Best possible. Best case scenario niya na. 86 na. Wala pang curve. Sige. Thank you, Ms. Tanyada. Thank you for playing. Bigyan ka namin ng dekada. Thank you, Ms. Tanyada. Please get in touch with our Beagle for the evening. Chat Beagle daw, oh. Okay. Sige. Let's look at the next problem. Sino gusto mag-participate? Basa lang. No talino required. Pero kung may baon, G. Ako, hey, attorney. Sino yan? Me po. How do I say your name? Me po. Me. Yes. Tipid, ah. Sige. Mi Santos, please turn on your camera. We'd love to see your face. Okay. Natakpan naman ng Mi Santos na pangalan. Paano ko babuburahin yun, Miss Beagle? Itatanggalin yung ano niya, yung pangalan. Kasi natakpan ng mata niya, mukha tuloy siya yung mga video na bastos. Ako po, sige po. Ito po. Ayan okay. Miss Mi Santos, thank you for participating. Ano to? Let's read. Okay po. No talino required. Sige. No, Rafael cannot invoke self-defense because his father was justified in shooting him in the first place under the rule on death under exceptional circumstances. Nigga, what? Ano daw? San niya ninakaw yung... Anyway, continue. Sorry. I have to bleep that out. Sorry, me. Continue. Rafael was engaged lovemaking with his father's second wife. Okay. Under our criminal law, any legally married person who having spouse in the intercourse with another person shall kill any of them or both of them in the act of immediately or immediately thereafter, or shall inflict upon them any serious physical injury, shall suffer the penalty of destiero. Sige. Baka may baon kang konti. Baka may baon kang konti, talino. O naubos mo na dun sa ano mo. Dun sa sagot mo kanina. Kaya muna natin to.
Okay? Bakit siya mali? Unresponsive po yung... Very good. Unresponsive siya. Ang layo na sinasagot niya. Okay? Ang layo. At actually, aral siya eh. Kung titignan mo yung ano, titignan mo itong portion na to ng sagot niya, aral to eh. Almost like the caudal. Or exactly. I think exactly like the caudal ng 247. Unresponsive siya. What's being asked here sa Article 11? Nararamdam ako naninigip yung dibdib ko eh pag ganito katalino yung sagot. Tapos hindi ka pa mapag bad words. Okay, 247 to sinasagot niya. Cannot invoke self-defense. Was engaged in lovemaking. Okay? Misappreciation of facts. Mag-a-apply ba dito? Yes, attorney. Why not? Ay, why yes? Because he did not see his son doing the actual thing. No. Baliktad. Rafael was engaged in lovemaking with his father's second wife. Magjowa lang sila. Yes. Okay. Yes. Umiiling si Tanyado eh. Baka ito rin, iis kami na ako nito eh. Let's look at the problem. When you look at the problem, dito, magjowa lang sila. Yes. Hindi sila legally married in the first place. Misappreciation of facts. One paragraph answer is also an error dito. I hope na-appreciate yun na mahirap gradean pag isang buong tipak na ganito. Partida tinipe pa niya ha. E paano kaya kung pangit pa sulat niya? Basahin pa ba natin? Huwag na siguro, no? Altering facts. Very good. Ano pa error niya? Was justified in shooting him in the first place. Hindi. Rafael is the actor. Yes, Rafael. Ah, oo nga, no? Yes. Ito sam niya. Because his father was justified in shooting him. Nagbasa ba to ng fax? Ayos to ah. Pakatalino niya. Father was justified. Okay? Pakahusay. O, sintensyahan mo to. Sa'yo nasama na loob, wag na sa akin. Zero na lang po, attorney. Wow, zero. Napakabuti niya. Sige. Naway lahat ay tulad mo na makabagin. Kaya mag-alala. Wala nang bearing ito sa ano nila. Tagal na akong na-evaluate na section na to. Okay? Hindi ko na rin sila mababalikan at mababatukan eh. Error in citing the correct applicable provision. Very good. Negative 100. Ay, grabe. Harsh naman. Negative 100. Ba't di mo pabigyan ng dropping form? Bibigyan mo rin ng negative 100. Oh, ano grade na ito? Me. Negative 10 na lang po, attorney. Negative 10? Makapakabuti mo naman. Patungan ko yung negative 10 mo. Okay? Negative 10. Bibigyan ko rin siya ng deductions for one paragraph answer. One paragraph answer. O, di ba? Opa pa siya. Tapos ito, this is not relevant. 247 has no bearing here. Okay? Bigyan natin siya ng negative 16. Kasi, me, bakit hindi siya pwedeng negative 10? Kung negative 10 siya, para bang sinasabi mo na mas bobo itong number, itong sumagot na to mas bobo? Okay? Di siya pwede mag-negative 10 kasi ito, nabigyan ka naman ng matinong legal basis. Bobo nga lang yung citation. I mean, hindi naman bobo off lang. Kung isa lang to, pwede ko sabihin na typo, kaya lang inulit niya eh. I hope I'm making sense dito ha. But di siya pwede negative 10. At di rin siya dapat negative 100. Kasi nagsabi na negative 100, bigyan mo na lang to ng dropping form. Oh, thank you, Mi Santos. Bigyan natin siyang book. Mi. Thank you, attorney. Just get in touch with your middle. Can I have my answer checked also, attorney? Hindi, mamaya. Sintensyahan ka namin, no? No hard feelings, ha? Opo. Thank you, po. Sige. Oh,
No talino required. No talino required. Sige na. Si Lloyd. Sige, Lloyd. Ay, Lloyd, please read. Lloyd Peter, are you here? Lloyd, wala, not responsive. Yun ay error niya agad, no? Anyone else? Anyone else? Lloyd, are you here? Bidel, papili ka na lang. Hindi ko makita sa screen. Nag-raise hand po si si Pinoy. Pinoy Plantito po. And Ralph Lawyer. Sige, let's... Pinoy Plantito, what's your name, kapatid? I do not like addressing people by handles. Wala. Wala kaming marinig, kapatid. Pinoy Plantito. Sayang. Anyone else? Attorney si Richard Rombines. Saka si Charlie Richard. Apal. Richard, are you here? Come on down. No talino required naman, no? Si Miss Charlene po, attorney. Wala. Charlene. Charlene, can we hear from yes, you? Yes po. Hello po. Yes. Na pang opa, bigyan mo kami ng pangmalakasang basa. Yes, Rafael may successfully invoke self-defense in the case of parricide. Article 11 of the revised yes, penal code. Yes, Rafael may successfully invoke. Teka, Richard, let's do, you can do the next problem, Richard, ha? Si Charlene na muna. Sige. Charlene, please answer. I read. Okay, Article 11 of the revised penal code provides that there is a valid self-defense when the following requisites are present. First, unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means to prevent or repel it. Third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. In the case at bar, all of the elements of self-defense are present because Berlin was a trained police officer. The mere act of pointing a gun constitutes unlawful aggression when the aggressor is a trained police officer whose job it is to shoot quickly and accurately. The gun hidden in the bedroom is reasonably necessary to counter another person with a gun. Finally, there is no showing that the accused provoked the attack. When all the elements self-defense are present, then the court has to acquit Rafael. Oh, interesting answer, no? Parang malapit-lapit sa katotohanan. Charlene! Yes? Anong grade nito? For me, 5, sir. Wait, 5 na to? Bayin mo naman. Sige. Let's dig this. Yes! Mali. Rafael may successfully invoke, may not. Successfully invoke self-defense in case of parricide. Article 11 provides that there is valid self-defense when the following requisites are present. Shoot, shoot, shoot. Reasonable necessity of the means. Okay. In the case at bar. Bakit in the case at bar? Are you arguing before the court or is this an academic exercise? Tama na tayo sa in this problem. Hindi rin pwedeng in this case. It's not jurisprudence. Tama na tayo sa in this problem or here, kama. All of the elements of self-defense are present because Berlin was a trained police officer. Are you sure all of the elements are present? Question mark. The mere act of pointing a gun constitutes unlawful aggression. Very good. This is knock-knock versus people. Gusto kitang i-reward, Iha, dahil ikaw ay nagbabasa ng kaso. The gun hidden in the bedroom is reasonably necessary to counter another person with a gun. Finally, there is no showing that the accused provoked the attack. Are you sure? Wala pa bang provocation doon, mga ma'am, sir?
May tugtugin pa nga silang Versace on the floor. Wala pa bang provocation doon? When all of the elements, self-defense, baka off ito. Minus one. Are present, then the court has to acquit Rafael. Misappreciation. Itong arguments niya ay diluted. Misappreciation of facts. No grade niya. Ano grade niya? Is the math too difficult? Libid. Very good. So far, siyang medyo may talino sa kanila. Medyo lang ha. Lahat sila mali pa. Pero mas matalino naman yung sagot niya compared dito. Ito ng scam to dalawang beses eh. Sige. Si Charlene. Charlene, I will call on you again, ha? Sige. Sino yung kanina? Charlene. Ay, Miss Bidal, bigyan ng book si Miss Charlene Appal, ha? Okay pa. Wala naman talino record, babasa lang eh. Pwede nang walang ambag. Sige. Richard, are you here? Yes, sir. Sige, bago ako magbasa, pakita ka muna. Sige na. Logi ako sa inyo eh. Puro letters-letters lang ako sa live stream. Bihira ako makakita ng human being. Yeah. Medyo madilim, sir. Mahina po signal eh. Hindi, okay lang yan. Creature of the dark naman tayo eh. Yeah. Pwede naman pala lumiwanag. Oh, Richard, you read. No, Rafael is not liable for the crime of parricide because he killed his father under circumstances which would be justified under our criminal laws. In this case, he was attacked with a gun, and thus it was only fair that he retaliate with the means that are near him. In this case, another gun. Thus, Rafael cannot be liable for the crime of parricide. Sige. Oh, baka meron kang konting baon, Richard. Anong mali na ito? Verbose pa siya masyado, sir. Verbose pa ba ito? Kunti na nga lang eh. Kakaprasa na nga lang yung sagot niya. Kulangot na lang to kung ikukumpara sa mga klase niya. Sige, anong mali niya? One paragraph answer. Very good. Napamali niya. Naku, ninagawan niyo ng sagot si Richard. Sige. Nari, titingin muna ako sa cellphone ko tapos sisilip muna si Richard sa GC niyo. Nari lang, hindi ko alam na kukopyahan kayo. Citation. Oh, Romines! What's your answer? Yan, nakasilip na sa GC mga 30 seconds. Sige, Richard. Ano mali niya? No legal basis, sir. No legal basis? Pwede. No legal basis, sir. Yan. Tama, wala siyang legal basis. It's a self-levitating argument. Sinasabi niya na he killed his father under circumstances. He is not liable because he killed his father under circumstances which would be justified under our criminal law. Sinasabi niya na hindi liable kasi justified. Hindi liable kasi dapat hindi liable under our criminal laws. Pero hindi naman niya in-explain bakit hindi. I hope you see the fallacy here. Okay? I hope you see bakit mali siya. What else, Richard? Sure ka nang may libro, huwag ka ma-pressure. May giveaway ka na. Sige na, may giveaway ka na, sure ka na. Pero huwag kang ma-pressure.
At hindi pwedeng ang sagot mo ay thank you po sa libro. Sige. Okay, sige. Maraming salamat, Richard. Mukhang may signal errors na tayo. Sige. Thank you. Bigyan siya ng book. Miss Bidel, please get in touch with your Bigel, Miss Ana Matanggihan. Shotgun answer. Hindi siya shotgun eh. Ang shotgun answer, titirahin mo lahat ng anim na bala ng Article 11, thinking that one of them will stick. Ito actually, dito ako may issue. This portion is self-levitating. This is self-levitating, no doubt about it. Sinasabi niya na liable si Rafael. Ay, hindi liable si Rafael. Sorry, hindi liable si Rafael kasi justified yung act niya. Okay? Dito sa pangalawa, when you really think about it, sabi niya, in this case, he was attacked by a gun. And thus, it was only fair to attack with the means that are near him. In this case, another gun. What's the error here? What's the error here? Anyone? No, talino required. Wala. Bakit nagtatanong na ako, what's the error here? Biglang kanya-kanya kayong yukuan. Sige na nga, ako nasasagot. Unconvincing argument. Pwede. It goes into the argument. The error goes into the argument. The error goes into the argument. Why is it erroneous? Illogical. Very good. Malapit-lapit sa katotohanan. Conclusory. Okay? Conclusory. Nagko-conclude na siya agad without first laying down the premises. Okay? Ano grade niya? Anyone? Sentensyahan niyo na to. Iligtas niyo na ang aking presyon. Sunyer, no grade neto. Negative 20, sir. Negative 20. Yan. Di galing sa akin, ha? Galing yan kay Sonier. Negative 20. Self-levitating arguments are the worst kinds of errors. Kasi sinasabi mong tama ka kasi tama ka. Sana na-appreciate nyo ba't mali. Sige. Next. Si Ralph. Ralph, are you raising your hand? Yes, attorney. Sige, please read. No, Rafael is not entitled to self-defense under Article 11 of the Revised Penal Code for the crime of parricide. The crime of parricide is committed by any person who kills his father, mother, legitimate or illegitimate, or any of his ascendants or descendants, or his spouse. The elements of self-defense, on the other hand, are unlawful aggression, reasonable necessity of the means employed to prevent or repeal the unlawful aggression, the lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. In this problem, there is no unlawful aggression because the Supreme Court has ruled that their mere drawing of a gun is not an act of unlawful aggression. While the use of a gun seems reasonable in the case at bar, there is, however, sufficient provocation because the accused had sex with the victim's girlfriend. For these reasons, Rafael is entitled to the mitigating circumstance
of incomplete self-defense under Article 13, the revised penal code. Sige. Thank you, Rafael. Bago natin sentensya kanto. Overtime na pala tayo, mga kapatid. Lampas na tayo ng alas 8. Can we continue? Do you agree that we continue? Or we call it a day? Please type continue. No, continue po. Please type continue. Kung may consent pa ako na ipagpatuloy natin to. Continue kung po. Kung naman napipilitan kayo dito at kahihiyaan na lang kayo dito. Continue natin to, sir. Tapusin natin to. Sige. Tapusin natin to. Alam mo ba ilang piraso ng section na to? Malay mo bang 40 sila dito? At 40 ang sisintensyahan nyo. Mas nakakatuwa po magbasa ng sagot ng iba kaysa sagot namin. Ay, aliw na aliw sila sa kabubuhan ng iba. Sige. Alright, let's continue. Ralph, ano mali nito? Optional na sumagot. No talino required tong portion na to eh. Baka, pero baka may ambag ka pa. Sige. Bakit siya mali? Conflicting. First, conflicting po yung articles he cited. Very good. The crime of parricide is committed. The problem has nothing to do with parricide. Okay? Yes po. So dito pa lang, minus 8 na siya sa akin. Wala akong pakinaaral ka. Sa ulado mo ang parricide. Has nothing to do with the problem. Sige. What else is wrong here? Also, errors in citation po. Errors in citation. Mentioned, saan ang error niya? Article 11, first paragraph and last paragraph. Article 11 and Article 13. Ah, ito. Hindi ito error in citation. In effect, for these reasons, Rafael is entitled to the mitigating circumstance of incomplete self-defense under Article 13 of the revised penal code. In effect, piniflex niya sa akin na alam niya ang incomplete self-defense. Is that relevant to the problem? No. Is that volunteering answers, Ralph? Yes, attorney. Yes, of course it is. I-penalize mo siya. Ilan ang deduction niya dito? Dahil mo sobra talino ni kuya. Negative 2. Minus 2 siya dito. Bait mo naman, minus 2 lang. Sige. In this problem, let's go back to this paragraph, ha? In this problem, there is no unlawful aggression because the Supreme Court has ruled that the mere drawing of a gun is not an act of unlawful aggression. Ha? Yun ang general rule. While the use of a gun, hindi pa niya tayo kinoconfuse. There is no unlawful aggression because the Supreme Court has ruled that the mere drawing of a gun is not an act of unlawful aggression. Sige, let's admit that. While the use of a gun seems reasonable in the case at bar, there is, however, sufficient provocation because the accused had sex with the victim's girlfriend. Ano error dito? Error of citation po. And hindi, okay then, na ako sa... Taken na yun. Point taken na. Dito sa paragraph na lang na to. Imprecise use of the law. Hindi rin eh. Imprecise use of the law is an error that you will find here. Palit akong marker ha. This is where you will find the imprecise use of the law. So ang error nito is an error in the arguments. Is it a diluted argument? It's unconvincing. That's one error. Is it a diluted argument? Yes, no, maybe. Yes. Diluted yung argument niya. Pe-penalize natin siya doon, Ralph. Siyempre.
Dahil diluted ang argument niya, ano penalty niya? Dali. I-enjoy niya sa kabubuhan ng iba. No? Minus 5. Uy, grabe, savage. Negative 15 pa ba to? Mas matalino ba to versus dito kay 11? Diba? Mas matalino ba to kaysa dito kay negative 11? Wala eh. Duralex said Lex, sabi ni Ralph. Negative 15 siya. Sorry. Okay. Mukhang wala matinong sagot ah. Baka sa inyo may matinong sagot. Sino gustong masintensyahan? At ang mga tao, pila na dito. Dito po ang tulian. Ay, can I say that in a call? Bawal yung sabihin sa YouTube. Sige, sino una? Bukod kay Mi Santos. Si Mi, nagpapasintensya. Sino matapang? Attorney, may... Nandidal pakikulita, tas hahanapin ko sila isa-isa. May nag-raise hand po si Canoso. Maya ka na, Canoso. Si Ralph Lawyer. Si Ferdinand S. Hey, Ralph, you have a book, ha? Bigyan ng book si Ralph. Okay po. Okay. Thank you, attorney. Sino pa? Ferdinand S. po, saka si Richard Rombines. Bumaba ng nag-lower hand na si Ferdinand S. Ayan, gusto niya. Urong na eh. Yung totoo, Ferdinand. Yung totoo, pili ng isa. You're either papatuli o hindi papatuli. Valencia, mukhang Gina Gito ah. No po. No, okay. Ngayon, enjoy guys sa kabubuhan ng iba. Gusto niyo ba pumili ako ng random? Tapos tignan niyo na lang sa call ko sino yung medyo naglululoka na. Para na maramdaman niyo na lang sino na yung nasasaktan ng feelings. Savage naman yata ng ganun. Sige na. Pila na yung mga gusto. Hydration break. Sino pa ba matapang? Madam Bigel. Baka may listahan ka na. Apo, meron na po akong listahan. Baka nilista mo silang 103 ha? In alphabetical order. First po natin si, ano po, si Neil Coator. Neil. Yes. Uy. Sige, magbigyan natin si Neil. Neil, kuha ko, Tor. Ito ang sagot niya. Yan. Sino ba next na sisintensyahan? Pila na natin ang mga magpapatuli dito. Ay, sintensya pala. Apo, si Valencia po. Valencia. Si Mi Santos. San Daniel Tubillo. Is that you? Saan siya? Sa Puyon, attorney. Ayan, oh, matapang naman pala eh. Version number 201, ano gusto mong pasintensya? Yung 2 po. 2. Parang star. Scam lang pala na may binago ka eh. Sige, sa pa? Si Mi Santos. Mi Santos po. Si Santos, dami mo sagot ha. Alin dito, kapatid? Yung pangalas 7 na ba? Yung revised po. Yung revised answer po. Sige. Hila natin to ng ender. Sige, sino pa? We have one more. Alis na. Si ano po? Si Rasid Muhammad po. Sinend niya attorney sa group chat. Pinaparisad ko po sa kanya. Sa email si send. Okay po. See? Di ba nakakainis kapag may hindi nagpa-follow ng instruction? Sana maintindihan niyo kung baligtad ang mundo. Alam niyo na ngayon ang feeling ng may late, may mga pahabol na submission. Sana. Richard. Ay, sorry. Rasid. Kaya yung mga maling email address na pagpapadalhan. Wala pa si Rasid. Pa.
Si ano na lang po? Si Fatey po. Fatey Hasiman. Spell Fatey. Wala. Anong email address ng kapatid? Ang hirap hanapin. Diba? Nakakainis, diba? Kaya nga dapat minamahal ang mga beadle nyo eh. Sana mas appreciate nyo sila. Oh, anyone else? Si Pinoy Plantito po. Kari Sancha. Si Tyler. Si Tyler, po. Ikaw ba si James Dean? Pakigalaw naman ng baso para namang live stream to. Salita kayo. Yun na nga lang ang nakakakita ng human being eh. Attorney si Fatey Hasiman po. Siya po si Tyler 12770. Okay. Siya rin si James Dean, apparently. Oh, one more. Alis na. Pinoy, Maria Zubiet, Maria Katrina Zubieto po. Bebe Cat, next ka na. Huwag ka na dito. Thank you for playing. Pero huwag ka na dito. Isa pa? Okay po, attorney. Si ano po? Si Ferdinand S. Siya ba si Ferdsans? Mr. Ferdinand, kayo po ba yun? Yes po. Yan. Ito ha? Seryoso ba? Papasintensya kayo? Pwede pang umatras habang di pa inaabot ang mga pangalan nyo. Try lang po, sir. Hey, sige. Ito na siguro ang mga pagkakataon na... Oh, sintensya na natin to. Can you see my screen? Yes, po, time. Okay. Ala, hindi ko na babanggitin kung kaninong sagot to, ha? Kunwari, hindi ko na lang alam. Yes, Rafael can invoke successfully invoke self-defense. Since it clearly depicts from Article 11, Paragraph 1, that Rafael's intention was to defend himself. Anong malalim? From his father's attempt to shoot him first, knowing that he has all the skill to shoot in an abrupt manner as a police intelligence. So, Brad, isang sentence lang ba to? Seryoso ba? Kanino to sagot? Yung totoo, bawal huminga. Yes, Rafael can successfully invoke self-defense since it clearly depicts from Article 11, Paragraph 1 that Rafael's intention was to defend himself from his father's attempt to shoot him first, knowing that he has all the skill to shoot in an abrupt manner as a police intelligence. Officer. Kaya. Kaya pa palang sisirin to. Sino to? Pakatalino na ito. Gusto mo pong pasintensya o ya-ando ko na lang na nagsubmit ka? Ando ko na lang. Okay. Ito ang savagery na pwedeng mangyari sa inyo. Oh. Why is he wrong? Tal, nandito kayo. At hindi ko dapat suluhin ang burden na to. One paragraph answer. Very good. One paragraph pa ba to? One sentence lang eh. May kapirasong punctuation mark din niya ako binigyan eh. Sige. Wrong argument? Sige nga, Angelica Vestijo, are you here? Can you please read? No talino yes, required. Yes, Rafael can successfully invoke self-defense since it clearly depicts from Article 11, paragraph 1. Bawal huminga. Start from the top, bawal huminga. Yes, Rafael can successfully invoke self-defense since it clearly depicts from Article 11, paragraph 1 that Rafael's intention was to defend himself. Ayoko na po. Okay na po. Continue, continue. Tapos okay, show us the error. From his father's attempt to shoot him first, knowing that he has all the skill to shoot in an abrupt manner as a police intelligence officer. First, wrong po niya is one paragraph. Mm-hmm. Po. Then, second one is unconvincing po yung argument. Buti then, nga, may nakita kang argument. Ako wala eh. Pero sige, continue. And ano po, para pong, ano tawag dito? Unconvincing? Parang ano po siya, failing to sell the argument nga po. Very so, good. Naibenta ba niya na tama siya? Hindi eh, no? Yes. Sige. And wala teka lang po. Tingin ako sa notes. Sige, open notes na. Notally na required. Since Rafael can successfully invoke self-defense. Hindi niya yes. Po in-state yung law po.
yung mismong yes, na binabanggit siya. Self-levitating arguments. S-L-A. Self-levitating. Okay. Ipapenalize ko siya dito. Minus 1. This should be capitalized. Paragraph 1. Tama naman siya. Pero ang convention na dapat makita nyo dito pag citation ay Article 11. Don't write paragraph. Sapat na ganito. Parenthesis. Yung paragraph number. Okay? Okay. Penalize ko siya ulit dito. That Rafael intention, baka Rafael's, kama, minus 1. Diyos ko, tatapon to ng bundos, was to defend himself from his father's attempt to shoot him first. Kama siguro to, minus 1. Knowing that he has all the skill to shoot in an abrupt manner as a police intelligence officer. Self-levitating, one paragraph. Okay. Angelica, sintensyahan mo na yung kasama mo dito sa call. Tingnan natin sino maglululuka. Ano grade niya? Ilan pong points tong? 8 points po ito, no? 8. Lahat ng essays ko, generally 8 over 8. Ano po? Negative 14 po. Bait mo naman. Pag sinabi mong negative 14, ibig sabihin, kasi talino ng sagot niya, eto. E samantalang ito, nabigyan pa tayo ng matinong citation. Kasi po may minus ko na lang po yung 8 tapos yung pinagbibigyan niyo po. Hindi pwede. Walang ima-minus na 8 kasi hindi naman niya na-earn yung 8. I hope I'm making sense. Yes po. Sa mga shoutouts nga sa mga nandito sa coaching. Kaway-kaway nga sa mga coaching. Nakapuntos na ba kayo? Sino na dito nakapuntos sa coaching? O nasa mundo pa rin kayo ng negatives? May mga pumuntos na ba dito? Sige. Balikan natin yung sagot niya. Ano grade niya? Napakabuti mo, Angelica. Ikaw ay anghel. Sana lahat ng mga estudyante mo ay pumasa rin sa bar. Sa kabaitan mo, ha? Sige. Ano grade niya? 14 minus 8, di 22. Negative 22. Tama ba? Sabi po sa JC, negative 16 daw po. Pero, negative 16 po ba ito? Babait nyo naman. Oh, o, nasisinden siya dito. Minus 8 siya dito. Unconvincing. Minus 4. SLA. Di, huwag na siya natin siyang 8 dito. 4 na lang. Kailangan ko siyang i-minus 8 kasi self-levitating. 18. 19, 20, 21, 22. Oo. Hindi tayo nagkakalayo, Angelica. Negative 22. Thank you for playing, Angelica. Ha? Bigyan natin siya ng book. Sige. Oh, who wants to read? Notalino required. Kaka-insulto naman yung mga notalino required. Tapos magtatawag ka sa resit. Tapos wala kaming talinong ambag. Kaka-insulto naman yun. Sige na. Who wants to read the next answer? Teka, kanino na muna answer to? Kanino to sagot? Kanino to sagot? Kanino to sagot, Madam Beadle? Saan ko to kinuha? Kanino ano, sagot to? Ang siya pagbibigyan ni attorney ay kay Neil, kay Valencia, kay me, kay Fethi, at kay Ferdinand. Me sa'yo ba to? Hindi. Valencia, is this your answer? Yes, ma. Valencia, sa'yo to? Wow! Basahin mo! Dali! Explain natin talino mo. Sorry, okay, for the shame. Yan, no? Ang hirap magsintensya, di ba? Pag may nakikita kang human being. Kaya pansin nyo, in the olden days, ang mga booklet, walang ano, walang mga pangalan. Para di mo alam sinisintensyahan mo. Okay, Valencia. Sorry na po agad, attorney. Okay po. So, the answer is no. Sige, bibigyan na natin siya ng book in advance. Yun. Thank you. Okay, so my answer is no. Rafael cannot successfully invoke self-defense as justifying circumstances. Under the law, self-defense is valid when the three requisites are present. First, unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Third,
lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. In this case, Rafael caught by his father engaged in torrid love making to his girlfriend, Tatiana. Inulit ko po yung facts. Pakaunahan ko na. Then this act is tantamount to provocation. this act is tantamount to provocation on the part of Rafael. Then since one of the requisite of justifying circumstances is lacking, justifying circumstances of self-defense cannot take place. Aside from this, may pahabol pa! May humabol pa! May manapo yan. Sige, volunteering an answer na ba ito? Sige. Aside from this, Berlin as an officer of PNP in which considered an expert in handling such weapon, cannot considered imminent danger on the part of Rafael. Hence, Rafael cannot invoke self-defense as justifying circumstances. Dalawang beses siya nag-conclude, no? Ang gangster, meron na siya dito. Da sinabol niya ulit dito. Hence, ganon. Pampahaba. Okay, by your own admission, your answer is verbose. Agree. May error ka na ng committing a long answer, no? Sige. Konasisintin siya. No, comma, minus one. Hello, Menard. Rafael cannot successfully invoke self-defense, hyphen, as a justifying circumstance. Isa lang ang self-defense, kapatid. Bakit? Gusto mo bang sabihin yung defense of relatives and strangers? Sige. Minus one. Ooh, first line. Apat na. Four in a row. Sige. Under the law, what law? The traffic code. Revised Penal Code. Oh, ba't di mo binutdot? Minus three. Self-defense, hyphen, is valid when the three requisites are present. Siguro colon ito. Minus one. Unlawful aggression, semicolon. Unreasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Period. In this case, why are you arguing before the courts? Sana academic exercise. Ang troll pakinggan, di ba? Pero kung hindi kayo matututukan ng ganito, hanggang kailan nyo hindi i-correct? Yun yung justification ko. Kahit na gaano ka-savage ang evaluation na natatanggap ko. Ay, shots fired. Ang bitter ko ba? Hindi, ignore natin yan. Rafael is, o baka was to, nangyari na ba, Valencia? Nangyari na. Past tense tayo. Caught by his father having engaged. Bakit may having? Engaged in torrid lovemaking. To? Baka with. Tatapong akong puntos, kapatid. Girlfriend, one word. Sobra sa spacebar, minus one. Tatiana. Kama, Tatiana. Okay? Inulit mo yung facts. Penalize kita doon, no? Agree? Pulang-pula na si Valencia, oh. Lilib na to ng call. Hinihintay na lang yung libro niya. Madam Vidal, kunin mo na si details niya. Para makapag-live na siya. Kaya sabihin na niya, nadisi po ako, Ernie. Nadisi po ako. Okay? This act is tantamount to provocation on the part of Rafael. Capitalization, minus one. But wala kang period dito, minus one. Since one of the requisites of justifying circumstances is lacking. Capitalization, justifying, minus one. Justifying circumstances, again, marami ba sila? Self-defense cannot take place. Kung dito natapos ang sagot mo, yan lang ang penalty mo. Sana mo appreciate mo yun. Okay? I hope you appreciate din na inulit lang niya yung facts. Pakiko ba o nagsisex sila to the tune of Versace on the floor? This is not an argument. I wrote the problem. Of course, I know the story. Why are you giving it back to me? Sige. Aside from this, Berlin, as an officer of PNP, in which considered an expert. Really, what are you trying to say? Valencia, I have the benefit of asking you. What are you trying to say in this sentence? Parang may nag-flashback po sa akin before na
parang isang case kasi hindi ko maalala yung case na Knock versus Beeple. Yung may pointing gun ng dalawa lang sila, nagkatotokan sila ng baril, isa sa kanila lasing. Ayun po. Yeah. Nakapag ang hindi ko po alam kung tama. Mere pointing as a general rule. Mere pointing as a general rule. It's not unlawful aggression. It becomes an unlawful aggression in the hands of someone who is trained to shoot quickly and accurately. Ay, yun. Yan. Knock-knock versus people. Ayun po. Yun nga po ata. Okay. So, ano relevance nito? Sana yun na lang argumento mo eh, no? Okay. Hindi po accurate yung naaalala ko. Okay. Penalize kita. Ayun po. Kalokohan na sinabi mo dito. Cannot consider imminent danger on the part of Rafael. Again, mahirap. Baligtad po pala. Grabe. Hence, kama, minus one. Rafael cannot invoke self-defense as justifying, as a justifying circumstance. Minus one, minus one. O dumugo lalo eh, no? Sana hindi ka na nagkupal eh. Sana dun ka na natapos eh. Dahil multiple ang conclusion mo, kailangan kitang i-penalize dito. Oh, ito, the math is going to be difficult. Ano grade niya? Ay, ano grade mo, Valencia? Ikaw, bilangin mo yung mga mali mo. Ano grade ni Valencia? Minus 27? Ang savage. Totoo ba? 30. 30? Minus 30. Baka meron pa, 33. Grabe, minus 30 ka na. Minus 30. Grabe. First problem pa lang yan. Paano ka babangon? Wala na to. Dropping form ang yung aabutin nito. Mag-problem number 4 pa lang. Thank you po sa bukator. Pati yung bright side na lang. Slow at the bright side. Meron siyang book. Ano ba kayo? Dahil sa katapangan niya. Grabe. Sige. Oh. Kanino to sagot? Kanino to sagot? Baka nag-leave na to, no? Kanino to sagot? Sige na nga, Miss B, dalakuin mo kunwari sa'yo to sagot. Oy! Sige, attorney, sa akin po yan. O, sige, game. Ay, ayoko. Nakita ko sagot mo. Mas matalino to sa'yo, eh. Thank you po, attorney. Kanino to sagot? Maalin po yan kay Neil, kay me, kay Fifi. Wala na kay Neil. Wala na kay Jan. Okay. Kay ano na lang yan, attorney? Wait, kay me. Me, magpakita ka, halika. Basahin mo sagot mo, Iha. Ni Fifi and Ferdinand na lang. Sige, me, magpakita ka. Sana si Miss Santos. Sorry po, umuulan sa amin. Wala kami signal. Ganun na eh, no? Dali, lumalapit na. Dali, gutom na ako. Savage na niya ng grading sa'yo. Me, takigalawang baso. O balikan na lang natin siya. Inamin naman niya na kay Miss Santos to ha. For those who are going to watch this on replay, please know that... Hello, attorney. Hello, attorney. Kumalaw na. Oh, get ready your answer. No, Rafael cannot successfully invoke self-defense in the crime of parricide. Under the criminal law, self-defense may be validly be invoked only when there is lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Here, Berlin caught his son and his girlfriend engaged in torrid lovemaking, which sufficiently provoked him to get his pistol. However, before he could shoot his son, Rafael, the latter had already shot him and died instantly. Hence, Rafael cannot successfully invoke self-defense in the crime of parricide. Oh, me. Baka gusto mo ipagtanggol ang sagot mo. Sintensya nyo na po, attorney. Me, baka gusto mo ipagtanggol. Ano, tinama mo na lang, sige. Para maiba. Ano po, attorney? Ano ang tama mo? Para sa mantanin mo, ano tama mo? Siguro po yung... Sige, ano yung... na lang mali mo? Hirap sagutin na ng tama mo eh. Siguro po yung reasoning, attorney. Hindi naman siya one paragraph answer. I think this is a function of formatting eh. May line break naman to, hindi lang na-carry over. Tama ba? Nag-enter-enter ka naman, Nomi. Ah, okay. Sorry. Okay po. Nag-enter-enter ka ba? Enter-enter. Okay po.
Hindi, line breaks. Nag-line breaks ka ba nung sinagutan mo to o dire-diretso ka lang din? Nag-enter po ako, attorney, pero hindi okay. Po na siya po ginawang paragraph. Ah, hindi siya na, hindi lang naka-re-over dito, no? Yes po. Sige, no, Rafael cannot successfully invoke self-defense in the crime of parricide. Under the criminal law? Pwede itong maging hour, pero hindi kita i-penalize. Laws. Marami naman tayong criminal laws. Self-defense may be, validly be, sobrang be. Okay? Hindi pwede magbanggit ng brand eh. Invoked only when there is lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Gets ko gusto mong sabihin dito, Mi. Ang gusto mo bang sabihin na isa sa mga elements ng self-defense ay ang lack of sufficient provocation? Yes, no, maybe? Yes po. Mag-on-cam ka nga. Bahala ako na feeling ko live stream tayo ulit. Kaya na pa yes, no, maybe ako. I should be able to have human conversations here. Kaya tayo nagla-live. Yan. Yan ang gusto mong sabihin, tama. Pero, ang dating ng sentence na to sa akin is that the only time you can invoke self-defense dahil dito is when there is lack of sufficient provocation. Eh kung sinabi mo na under our criminal laws, kama, one of the elements of self-defense is the lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. I hope you appreciate the difference ng dalawa. Here, kama, Berlin caught his son and his girlfriend engaged in torrid lovemaking, which sufficiently provoked him to get his pistol. Ala, wala ka rin period, no? Ubusin mo rin pala ang mga hininga namin. However, before he could shoot his son, Rafael the latter had already shot him and died instantly. Is this an argument? Or are you restating facts? Santos? Mi Santos? Is this an argument or a statement of facts? I restated, attorney. I wanted to argue, but it came out a restatement. Sige. Sige, Mi. Naibenta mo ba na tama ka? Wag na sa akin. Hindi ko nabibilin to eh. Wag na sa akin. To anyone else na lang. Na-convince ba kayo na correct, yung correct siya? Very critical itong paragraph na to. Ito ang feeling ko, most important paragraph ng bawat sagot. This is the portion where you convince the examiner that you are correct. Ako hindi ko na to bibilin, pero baka naibenta pa sa inyo ni Mi. Mi Santos, nasan tayo kapatid? May ihaw-ihaw ba dyan? Sorry, attorney, kumakain po. Alam ko, nasa labas ka tapos isi-city tour mo kami. Oh, Santos, were you able to sell the correctness of your answer? I don't think so, attorney. No. Sige. Tapos, already shot him. Hindi mo naibenta sa akin eh. Hence, Rafael cannot successfully invoke self-defense. Okay. This is another mistake. Hindi siya ganun ka-common. Ay, hindi. Medyo common siya. Pero hindi lang siya madalas napapansin. Pansinin niyo yung short answer niya, first line niya, at ang conclusion niya pareho. Kaya marami sa inyong hindi na nagsusulat ng conclusion kasi ayaw niya lang ulitin yung mga sinasabi niyo. Agree. Pero there are correct ways of making conclusions. A good conclusion should feel like a mic drop. Na pag nag-conclude ka, tapos ang usapan. Okay? Mamaya, kung mag-extend pa tayo, I'll show you how. Okay? I'm going to penalize you for a bad conclusion. Ano grade ni Mi Santos? Sorry na interrupt yung kain mo, kapatid. Ano grade niya? -11 po. Wow.
Wow! Minus 11 ka na? Sige. Hindi ko na i-correct ang math mo. Oh, last two answers. Kanino to? Kay, ano yan, attorney? Kay, either kay Fatie or kay Ferdinand. Ferds. Sa'yo ba to? Hindi po, sir. Hindi. Yung last sa akin. Oh, Fatie, nandito ka pa ba? Uy, nandyan pa siya. Kapatid. Po. Oh. Gary Joran, sir. Yes, Rafael may invoke self-defense. Under the revised penal code, the elements of self-defense are as follows. Number one, unlawful aggression. Number two, reasonable means to avoid or repel it. Number three, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Here, Berlin made unlawful aggression when he drew his pistol from his car and stormed back to the house. The reasonable means of Rafael to repel it is to shoot his father. There was lack of sufficient provocation on the part of Rafael in this case. Thus, all elements of self-defense existed. Rafael may not invoke self-defense. Sige. O, ano mali mo? Pero bago yun, are you married, kapatid? Yes po, sir. Very good. Sige. Ano mali mo? Yung appreciation of ano of the facts. Nagkamali ata ako dun sa may yung sa here. That's your argument, no? Oo, oh, yung argument. Doon ako nagkaan. Yes. Sa Rafael. Pabilis na yung pag-type. This is no. No. May not invoke self-defense. Under the law on revised penal code, the element under the revised penal code, the elements of self-defense are as follows. Spell aggression. No, double G. Wrong. Double G. Opo. Minus one. Okay. Reasonable means to avoid or repel it. Bakit tumali? Sunyer. Necessity, sir. Yeah. Reasonable of the means. Because reasonable, the word reasonable modifies the word necessity. Hindi yung means. Okay? In order for justifying for self-defense to be present, there has to be reasonable necessity of the means. Hindi hinihingi ng batas na reasonable yung means mo. Okay? Completely changes the tenor of the law. The law demands precision, kapatid. To prevent or repel it. To prevent or repel. Minus two. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Tama. Here, Berlin made an unlawful aggression when he drew his pistol. When he drew. From his car and stormed back to the house. Okay? Is this an argument? Is this an argument? Or is this a restatement of the facts? Statement. Yan. Tensya na kayo ah. Parang undetailed masyado. Pero sige. Unlawful aggression. Hindi ka nag-argue, kapatid. This is a factual answer. The reasonable means for Rafael minus one to repel it is to shoot his father. There was lack of sufficient provocation on the part of Rafael in this case. This is where I have to ask you a question. Kapatid, are you married? Yes po. Okay, kung baliktad ang mundo, ganito ay nabutan mo. Tumutugtog pa ang Versace in the floor. Na-provoke ka ba o wapak else? Yan, si Fruity triggered na eh. Naalala na niya yung ex niyang manluloko eh. Pero ikaw, kung baliktad ang mundo, mapaprovoke ka ba dito? Yes, no? Katie? No. Ay, hindi ka ba mapaprovoke nun? Inaano yung misis mo? Ma, hindi na kayo masaya. Hindi na. Hindi ka matitrigger nun. Ma, hindi na kayo masaya. Yan. Does all of the elements existed? No, they did not.
Oh, ano grade niya? Mukhang reasonable ito ah. Ano grade mo kapatid? Nine, ten, 11. Negative 11. Okay. Thank you for playing. Bigyan natin siyang book. Please get in touch with the Beadle. Okay, last answer. Ang miserable, no? Parang walang talino nangyari sa inyo. Sige, kanino to? Sir. Kanino to? Po. Akin po, sir. Sino yun? Ay, Ferdinand. Yes, sorry. Sir. Kala ko. You sound like our moderator, Jury. Eh. Kaya akala ko si Jury. Sige. Ferdinand, you read your answer. Berlin, although dead, shot by his son, despite of being police man, he got no ground to deprive his son's right to live. Berlin is not married to the girl, although he found his son and his girlfriend in fidelity. He had no legal standing to point a gun to his son. He should be the one, if alive, be suspected of parricide in case what happened is the other way around, which is he killed his son because he is not married to the girl. Mm-hmm. In the principle of using guns against someone for police officer, there should be self-defense against immediate life threatening or life in danger. Therefore, his son can evoke self-defense against his okay. father. You give yourself a grade. Not sure, sir. Oh, wait. You have leaps of logic. You have malaki sa syntax, actually. You sound coherent, but it's not. These are not sentences. Struggle to look for the subject and the predicate in each one. Okay? Sige. Berlin is not sintensyahan nyo na. Nakikita nyo kasi kaya hindi nyo masintensyahan eh, no? Kaninang mga walang human off beings. Off yung camera. Mag-off cam to. Saan yung sintensyahan? Di ba? Kanina yung mga galing midterms, di ba? Gigil nyo ka. Gigil na kayo eh. Oh. Berlin, although dead shot by his son, despite of his being police, he got no ground to deprive his son's right to live. Nope, not a sentence. Berlin is not married to the girl, although he found his son and his girlfriend infidelity. No, he had no legal standing to point a gun to his son. Do we need legal standing to point guns, Madam Frotti? Should be the one, if alive, be suspect of parricide in case, minus one. What happened is the other way around. Again, which is he killed his son because he is not married to the girl. In the principle of using guns against someone for police officer, there should be self-defense against immediate life threatening or life in danger. Therefore, his son can invoke self-defense against his father. Pag nakakita ko ng mga ganito sagot, ito yung mga tipong sagot na hihinto muna akong mag-check, kakain muna akong masarap, makikipaglaro muna ako sa aso ko. Mga things that will make me smile and happy. Bubuhat-buhatin ko muna yung anak ko. Tapos medyo pag medyo nakakangiti-ngiti na ako, babalikan ko to. Sa ako bibigyan ng matinutinong grade. Ayan. Okay. Sige. Let's look at an answer here. How about this answer? Anyone? Pakibasa nga ito. Cherry, sige, sulitin natin yung librong giveaway mo. Magbabasa lang naman, no? Talino required. Yes, bro. Sige, Cherry, please read. No, Rafael is not entitled to self-defense under Article 11 of the Revised Penal Code. Under our Revised Penal Code, the elements of self-defense are unlawful aggression, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the unlawful aggression, and lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Here, the accused was caught in the act of having sex with his father's girlfriend. No greater provocation could have been given by Rafael. Absent the third requisite, Rafael cannot invoke
self-defense. For these reasons, Rafael is not entitled to self-defense under Article 11 of the Revised Penal Code. Thank you. Oh, baka meron pang kakutsaritang talino na meron. Sherry, what's wrong with this answer? Anyone? What's wrong with this answer? Anyone? Chance ko ba itong mag-hydration break habang mag-uusap-usap muna kayo sa JC nyo? What's wrong with this answer? Verbose? There are longer answers. Cannot say this is verbose. Conclusory, attorney. Why is it conclusory? For the part na saan he said, no greater provocation could have been given. No. I think that line is an argument. Pansin nyo, hiwalay, humihiwalay itong linya na to sa lahat ng binasa natin this evening for the last 90 minutes. It's an argument. But, is it a good argument? Kung binasa mo to, nabentahan ka ba, Cherry? Hindi po. Why? Bakit altering the facts pa to? Anyone, anyone, come on. Having sex is storied love making, parehas na lang yun, mga ma'am, sir. Medyo bastos nga lang, bunga nga nito. Hindi, baka iniisip niya man niya in the medical science, in the medical legal context. Sige, I'll be back. Anyone? Anyone? Kikibasa nga ako sa GC nyo. Di, engaged in torrid lovemaking. Tama na siya dun. Ay, kaya pala malabo. Swak na yun sa lovemaking. Sexual activity. Oh, from Google with love. Oh, Fruity. Anong mali sa sagot na to? Alam ko may hinanakit ka sa taong sumagot na ito eh. Wala, sir. Wala na. Hindi ko alam si kanino yan, sir. Kwento ko na to. Hindi yan sa akin. Sagot ni Ocho. Ah, hindi ko alam. Sige. No, Rafael is not entitled to self-defense under Article 11 of the Revised Penal Code. Under a Revised Penal Code, the elements of self-defense are unlawful aggression, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the unlawful aggression, comma, lack of sufficient provocation on the part na earn niya to, the person defending himself. Here, the accused was caught in the act of having sex with his father's girlfriend. Restatement of the fact. Facts, minus one. No greater provocation could have been given by Rafael. This is correct. Kaya disagree ako dun kay, what's his name? Si Fatey. Baka hindi na sila okay. Pwede ba natin pag-usapan yan? Baka hindi sila okay. Kasi pag nangyari sa akin yun, barilan ang kasunod. I hope I'm making sense. Yan, si Fruity. Minsan na ganyan, ng ex niyang manluloko, barilan din ang kasunod. Yan, nandiyan na si Fatey. Absent the third requisite, comma, Rafael cannot invoke self-defense. Minusan din kita dito. Iha. For these reasons, Rafael is not entitled to self-defense under Article 11, the Revised Penal Code. Okay. What's wrong with this answer? Naibenta ba niya? Sa akin, naibenta niya. Baka sa inyo, hindi niyo binili. Ba't di niyo binili? What's wrong with this answer?
What's wrong with this answer? Wala. This is a story na nakwento ko na kay Fruity. But I'm going to share the story para makarelate din kayo. Okay? In the one-on-one coaching and mentoring program, we had a student na sobrang miserable niyang sumagot. Simula kami, naglalaro ang mga sagot niya sa after ng initial assessment niya, ang mga sagot niya naglalaro sa negative 30. Negative 32, 35. During that first assessment, after ng first assessment namin, naging brutally honest ako sa kanya at tinanong ko, sinabi ko sa kanya, Iha, your next assignment for next meeting is to bring any proof that you actually finished law school. Sobrang bobo niya sumagot. Di nalalayo dun sa mga bungad dito. Di nalalayo sa mga sagot dito. Si Neil, maiintindihan ko na ganito sumagot eh. Kasi hindi pa yan nag-e-enroll sa law school. Okay? Daniel, hindi ko alam nasan ka sa law school journey mo. Pero matalino na ang sagot mo compared sa kanya. Okay? Si Jess nagsimula, sobrang bobo sumagot. Na after ng first meeting, hiningan ko siya ng proof ng graduation. Grad pick, TOR, diploma, kahit ano. Kahit resibo na lang ng kinain nyo. Nag-graduate ka nga. Ganon siya kamiserabling sumagot. After ng first meeting namin sa coaching yun, sinasabihan ko siyang ganyan, umiyak siya. Then eventually, she got better and she got better really fast. Hindi naman really fast. She got better eventually. She had the benefit na mahaba ang bar review nila. Si hashtag BBE siya. Sometime in January, her answers moved from the negatives to the positive. Nag-earn na siya ng points. And then about 2 weeks before the bar or the week of the bar, 2 weeks before the bar, consistently, nakakascore na siya ng 8 over 8. Okay? You can come up with a very, very good answer and you'll still score 7 over 8. Nire-reserve ko yung 8 over 8 kung elegante kang sumagot. You only get 8 over 8 kung elegante ang, tama ka na, elegante ang sagot mo. Okay? Yan ang story namin. And then, days before the bar, during our 2 weeks before the bar, kapag kinukulate ang kanyang mga practice problems, nakikita ng aking team na consistently, ang dami na niyang 8 over 8. That was when they started calling her Ocho. Okay. Internally, they started calling her Ocho. And until days before the bar, sobrang consistent na siyang 8 over 8. Sinabihan ko siya, Jess, I think you're ready for the bar. Muli, umiyak na naman siya. After ng BBE, pasado siya, exemplary. Tapos, July 2 ngayon, no? O, July 4 daw, ang kanilang simula, oath-taking niya bilang PAO. Lawyer. Her story is the inspiration behind the book that we launched last week. Pre-order ngayon ng Ocho. It's the reason why we called the book Ocho. It's the guide on how to score 8 over 8. Di man sa akin, baka sa mga professor nyo. Di man sa akin, pero baka sa magiging bar exam nyo. Okay. Ocho. It's a workbook where you can answer. Itong materials na na-cover natin ngayon, that's part of the book Ocho. Last week's materials, part din yan ng book. Okay? Sige. Let's go back to our presentation. Ocho, 100 practice problems. Madam Bigel, baka naman pwedeng bumalik na tayo sa PowerPoint. Why your answers matter? Bakit ba nagmamatter kung paano tayo sumagot? Okay. See, right here, right now, kita nyo naman.
mga sagot na sinintensyahan natin sa mga kaklase nyo. Yan ang dito tayo inabot. Why, can we have a show of hands? Sino dito ang barista? Sino dito ang retaker? Sino dito ang retaker? Gay. Di yan nakakahiya. Ano ba? Maraming bumabagsak sa bar exam o kahit sa law school dahil tayo ay nagkukulang sa... Hindi naman dahil kulang tayo sa talino. Maraming bumabagsak dahil hindi tayo marunong sumagot. Di natin alam kung paano sumagot. Di natin alam kung paano ilalapat ang ating mga inaral, binasa, pinagpuyatan sa iilang sentences lang para malang mapatunayan sa ating professor. Tayo ay handa na. Kayo mga barista, handa na ba kayong maging mga abogado? Handa na ba kayo sa susunod na kabanata? Kung hindi ka pinalad kapatid sa nakaraang bar exam sa hashtag BP o sa mga lumipas na bar exam, know and understand that my heart goes out to you. Okay? I wrote this book. I'm doing this lecture now dahil alam ko ang pinagdadaanan. Ikaw na patuloy na sumusubok, patuloy na nangangarap, at patuloy na lumalaban pa rin sa gitna ng lahat ng hamon na iyong napagdaanan. This lecture, this book, ito ay aking alay sa iyo sa bawat first Sunday na nagdaan at ang iyong paggunita sa iyong sariling takot, kaba, excitement at mga alinlangan. Para na rin sa lahat ng salubong at mga nakabibinging banda in the olden days na minsan sa'yo ay naghintay. Ito ay alay ko sa'yo kapatid at sa iyong malalagim na alaala sa paglabas ng resulta ng bar exam. Sa paninikip ng dibdib mo habang hinahanap mo ang iyong pangalan sa listahan, I'm sure that feeling is all too familiar. Tang pakiramdam na ikaw ay parang pinagtakloban ng langit at ng lupa noong wala ka sa mga pumasa. Ito ay alay ko sa iyo kapatid, ikaw na naiinis na lang dahil kanya-kanyang post ang iyong mga kaklase na nakabarong at Filipiniana, nakaupo at pumipirma, sila noong nasa law school kayo, ay nagtatanong lang din sa iyo ano ang gagawin. Sila na sa iyo lang humihiram ng notes. Sila na huwag na tayong magpapanggap. Sila na sa iyo lang kumukopya. Pero bakit sila ang mga abogado at abogada na? Ito ay alay ko sa iyo kapatid at sa bawat isang bar exam na dumating dumaan o maaring daraan pa na heto at heto ang iyong nararamdaman. Sabihin man nila na okay lang yan, kaya mo yan, take ka lang ulit, ay hindi nila maiintindihan yung biglang pait sa iyong laway sa tuwing naaalala mong hindi ka pumasa. Pait na hindi kayang talunin o tabunan ng ilang litrong alak. Hindi na nila maiintindihan kung gaano kahirap bumangon, kung parang nabaliwala na lang ang lahat. Hindi nila maiintindihan kung bakit maghapon ka lang nakahiga pero hindi mo kayang kumilos o bumangon dahil ubos na ubos ka na. At kahit ilang linggo o buwan na ang nakakalipas, dyan pa rin yung pakiramdam na ubos ka pa rin. Show of hands ulit tayo. I've seen the baristas here. How many of you are planning to take this bar this November? Keep your hands up. Hands up. Hands up. Can we as a group, as the Lex in Motion community, pray for you? Can we pray for you tonight? Yes, no, maybe. Yes. Yan. For those of you who are not taking the bar, for those of you who are still in law school, for those of you who are still dreaming to be in law school, I need you to raise your hands. Raise your hands. Stretch them out. Reach out. Think of these baristas nandito sa kasama natin ngayon. And I need you to say these words after me. Father, we are gathered today as one community to learn the law together. We know that who we are and what we do, all of this comes from you and
you alone. We know our own weaknesses, our own failings, our own misgivings. We know that we are nothing without you. It is in this nothingness that we come to you tonight. We lift up to you each and every single one of our baristas. We lift up to you all of their own struggles. Some of them have failed the bar. Some of them have failed to take the bar. Some of them want to take the bar. Some of them may have not been allowed to take this coming bar exam. Wherever they are in their journeys, O Father, find them, meet them, and be with them. Meet them, O Father, and supply whatever it is they might need. Give them the strength of body to push through the next 5 months. Give them the vigor of mind to prepare for the bar exam. Bless their finances, Father, so they may not worry about the expenses that are coming. Bless them with the love and support of their families, so they may review without distractions. Give them the heart, Father, the heart that says yes to your call. The heart that says yes to their own missions. The heart that seeks the best versions of themselves. Bless them with the heart that forgives their own mistakes. In the past, in the present, and in the future. May their tears turn into dancing, O Father. May their grief turn into gladness. May they find their names on the next list of bar passers. May they raise their hands and say the words that will forever bind them in love and in the law. May they sign their names and be the bearers of justice for all those who need it the most. May they bring justice where there is none. This we ask in the mighty name of Jesus, we pray. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige. Maraming salamat. Salamat, salamat. Thank you everyone. Nag-extend pala tayo ng isang buong oras, no? Salamat kung inabot mo ang dulo ng lecture na to. Sana may natutunan kang bago today. Sige. Gusto ba natin ng handout sa lecture natin tonight? Yes, no, maybe. Gusto ba natin ng handouts mula sa lecture tonight? Yes, no, maybe. I'm sure nakapag-notes naman kayo. Sige. Next slide, please. Ay! Applause, applause, applause. Maraming salamat. Ba't binasa ko ang accord tuloy? Huwag niyo akong palakpakan. Palakpakan niyo ang sarili niyo para sa ambag niyong notalino. Notalino required na ambag. Sige. Give yourselves a round of applause for finishing tonight's lesson. Thank you. Thank you. Sige. Next slide, please. The lessons I have shared with you tonight have all been written down in a workbook, e-workbook, called Ocho 101 Practice Problems for the Lost Law Students and Bartakers. Dito sa akdang ito, susubukan nating iangat ang inyong mga sagot na miserable. Wow! Negative 16, negative 14. Mula sa miserable to elegante. From 0 to 8 or 8 over 8.
In this book, I have tried to capture yung journey namin ni Jess. From being miserable, ako na pinagdudahan ko siya bilang graduate na ng law. To her journey na sa Lunis ay pa-lawyer na. Okay. Some of the answers, 101 na practice problems to. So you'll have 101 problems. At ang mga ibang sagot dito, ibang suggested answers, ay mga answers na galing lang din kay Jess. Yan. Susubukan kong i-retrace yung steps namin. Paano kami nagsimula from miserable to elegante? Yan. At yan ang laman ng libro na to. All of the problems you will find here have been tailored to meet the 2022 bar exam syllabus. It's a workbook. So the minimum expectation is that if you buy it, you will find the time to answer each and every single one of the problems. Ang hindi kasi napag-uusapan ay ang hirap ng buhay barista. Basa lang tayo ng basa nang walang katiyakan kung naiintindihan natin ang atin ng inaaral. Kaway-kaway sa mga nagsa-self-review dyan. Dito sa 8, you can answer one problem every day, every night, just to check if you are actually progressing in your review. Bawat tanong dito, kapatid, ay may kasamang detailed breakdown ng problem. Katulad ng ginawa natin dito. Although dito, tonight, hindi ako nagbigay ng sagot. Okay? Kung paano natin tinalakay last meeting. Bawat tanong dito ay may malinaw na proseso. The focus is on the process. Kung paano natin sasagutin at paano natin nilalapat ang ating kakapirasong talino. Kung wala kang review center, you can always treat the e-workbook as a series of mock bars na may kasama na ring discussion ng sagot at kung paano tayo sasagot. 8 is an e-workbook, kapatid. Here, I will not only show you what to answer, but the process of how to answer. 8 is now available on pre-order. And tonight's Bidel will post the link to the pre-order form. The regular price is 5,499 pesos. Ngayong pre-order, you can get your copy for over 25% discount at 3,999 pesos. 8 is a labor of love, especially for those who are taking the 2022 bar exam. A portion of the proceeds will go to an orphanage for children with special needs. And the rest will go towards our great grand mission of bringing free legal aid for everyone forever. So on behalf of these causes, I would like to thank you from the bottom of my cartoon heart. Sige. Next slide, please. Next slide. Ayan na. Questions and discussion. Baka may mga tanong pa kayo while you have me. Sino ang mga medyo nagsisisi? Bakit sumama pa sila dito? Wala naman. Papacheck na. Question yes. Po from yes. The chat box po. Until when daw po yung pre-order? Ang pre-order ay until launch date. Ang tentative launch date ay end of July. End of July, first week of August. Thank you po, Atty. Sige. Other questions? Atty. Magkakaroon ba ng print edition? Good question. Initially, 8 was born as a print edition. Print talaga dapat siya. Okay? Kaya lang, the more we think about it, the less we are convinced na dapat siyang i-print. We are now at a point na hindi na tayo ibalik sa pen and paper exam. I don't see 110 exams for the next year's bar, the bar after that. Parang hindi na. Kayo rin sa law school, ay dahan-dahan na rin kayong niro-roll outan ng Exemplify. Can I mention that? That's a brand. Oh, dahan-dahan na kayo nilalagyan ng Exemplify. Pero may mga professor kayo na word pa rin, antigo. At tulad ko, may mga ancients pa rin na nagpapapicture ng yellow legal pad. Tapos ipiprint namin, tapos doon kami sisentensyahan.
tapos isinasauli sa bawat estudyante bilang PDF. Diba? Napaka intense ng process. I don't think we're ever going to go back to pen and paper exams. That is why there are no plans right now to put 8 into print. Good question. Thank you. Questions pa? Attorney, may nag-ask po if this will be recorded and posted po sa YouTube. For the benefit of those who missed the beginning of the lecture, siguro, we'll upload this on YouTube. And another question po, if how many pages po yung 8? Wow! How many pages ang 8? Naglalaro na siya ngayon sa 800. I may have overwritten the e-book. Aaminin ko, napasobra, napasarap ako magsulat dito. So, may editor pa. Kasi, think of it this way. Yung 101 na problems, ay nagko-consume ako ng around 6 to 8 pages to discuss each problem. 100 na yun. E paano pa yung mga bungad? There is one very specific chapter in 8 that is very critical. Pero doon, it contains all of the common tricks. Hindi kasi siya pwede maging bar lecture series eh. It contains all of the common tricks that examiners use in order to bait us into the incorrect answer. Okay? Ang technique na ginamit sa problem nyo tonight is the technique of convolution. Okay? Tinatapon-tapunan kayo ng mga maraming maliliit na facts na kung susundan mo pa, ay malilid ka sa maling sagot. It's a very important chapter. I discuss techniques, tactics that examiners use, professors use in order to confuse students and how to avoid them. More importantly, how to avoid them. Other questions? Sige, Madam Bidel, habang may sumasagot ako ng tanong, baka pwede na silang sumagot ng survey to help us improve future iterations ng bar lecture series. Lex in motion. Okay. Other questions? Pakisagutan po ang feedback form na pinupost ni Madam Bigel sa inyo. Ayan. Short lang naman siya. It will help us improve the quality of the lectures na inyo na... Lahat ba ng bar subjects contained sa 8? Yes. At ang distribution ng question ay katulad ba sa weight ng bawat exam? Yes. Yes. Distributed yan. So for example, yung problem syntax, hinati na namin sila. Some of them are included in political law. Some of them are included in the remedial law section of the book. Yan. Tailor fit nga siya para sa 2022 bar exam. Kung sisipagin at tayo ay mabibiyayaan ng sapat na oras at kalakasan ng katawan, pwedeng magkaroon din ng 8 for those who are taking the 2023 bar exam. Okay? I need it to be your companion. Tinatanggap ko kasi sa one-on-one coaching and mentoring program, limited lang ang pwedeng makapasok doon eh. I mean kasi isang piraso lang ako, unless of course gusto nyo ng ibang coach. Eh lahat naman na nang nakasa coaching ayaw ng ibang coach. Kaya this is my way of extending the bandwidth ng channel. So kung hindi nyo kaya, hindi tayo magkatagpo sa coaching, baka naman sa 8 para bang tayo ay nag-uusap laang. For those who are new, Madam Bidel, meron ka bang link noong meron ka bang link ng handouts from last meeting? Recheck po, attorney. Checking na po. Yung handouts from last meeting is an excerpt from the book. Okay? Doon yung makikita yung
Ayan. Ito ang sample niya. This is one problem broken down in the book. Tapos, kung susundan niyo to, sipin niyo na lang, meron pang 100 na ganito na nag-aabang sa inyo. Installment, pwede ba installment? Pwede ba installment? Kausapin niyo ang team. I don't do payments. I don't do inquiries. I only write books and terrorize. Ay, teach students pala. I don't do payments. Kausapin niyo sila. Kayo ang makiusap ng installment. Pwede nga, kung pwede nga lang itong ilibre, ililibre to. Pero may isang bahay ang puna na nangangailangan ng bagong bubong. Kaya natin ginagawa to. Any questions? Question po if it will be beneficial for the incoming freshmen to purchase otso. Sige, magtanong tayo sa mga barista dito. Kayo mga barista dito, would you wish na tinuruan kayo sumagot ng first year, first semester? Yes, no, maybe. Pakitype nga, yes, no, maybe. Kung baligtad ang mundo yes. At hindi kayo barista ngayon, wish nyo ba tinuruan kayo sumagot? Okay, that answers your question. Kung beneficial. Sana first day pa lang, no? Hindi yung duguan na bumalik sa'yo yung midterms mo. Okay. Sa journey ko naman ng sariling journey ko naman sa pagsagot, parang tumino akong sumagot first year, second sem. Nagets ko na paano sumagot ng first year, second sem. Pero gumanda yung sagot ko pa second year na or middle of second year. Tapos na-mentor ako sa pagsagot papasok ng fourth year. Hanggang bar na yun. Tapos over time, na-improve ko yung processes na minana ko. Kaya naging ganito. Okay. Sige. Next question. Baka meron pa. Ang final chapter ng 8 is the final chapter ng 8 ends with what constitutes an elegant answer. Okay. Ang hirap ituro kung paano gumawa ng eleganting sagot kasi walang nag-iisang template ang eleganting sagot. What we find are qualities that make an answer elegant. Kasi case-to-case basis yan eh. Ang isang magandang argumento sa isang problem may not necessarily be an elegant argument anywhere else. I hope I'm making sense. Please type sense if I'm still making sense. Sige, maraming salamat. Baka may mga questions pa kayo. If there are no other questions, next slide please. I want to personally thank each and every one of you for taking the time to learn with me, to sit with me and learn with me. Sana ay may mga natutunan din kayo. Maraming salamat. I hope to see you on the channel and I hope to see you in part 3 kung meron nitong ating bar lecture series. Maraming salamat. Good night. Thank you, sir. Thank you, attorney. Thank you po, attorney. Thank you po. Thank you, attorney. Thank you. Thank you po. Thank you po, attorney. Bye-bye po. Thank you po, attorney. Salamat po. Thank you, attorney. Thank you, attorney.